Monday evening once again. Bakit? Ano meron? Ano meron dito? Okay, so hindi ko napapatagalin itong business presentation. I would like to introduce myself. I'm not the speaker for tonight. But I am, my name is Bing Kalinawan. Sino po ang nakakakilala sa akin? May Kalinawan po ang ating. Okay, I'm the product specialist of Santé. I do my SPT or the Santé product training every Thursday. At umiikot din po ako sa buong Pilipinas, sa buong mundo, di ba? Marami po tayong exciting great news for tonight, but I want you to be to settle down. Lahat po nung nasa labas, you can now come inside para po mapakinggan natin ang ating presentation for our business. Tatawagin ko na ba? Okay. Again, sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Bing Kalinawan. I'm the product specialist. Any concerns about the product, just ask me. Diba? Ask me, but don't ask me money. Ask your upline about the money. I've been here for the past 17 years. Not in business, but in the industry, okay? I'm 84 years old. Anti-aging po talaga ang barley, oh, diba? So, well, I'm so happy with my age. Sasabihin ko na I'm on my 50s and above. Hanggang doon na lang ako. 50 and above. But no maintenance, no retoke whatsoever. No retoke. I'm happy with the supplements with our product. It really, really works, no? So if you want to know more, just attend, okay? So again, hindi ko papatagalin because I want you to hear the person that will be conducting the presentation for the business. He's one of our area consultants in South Luzon, a top leader, an icon in the industry. May I call on and let's all welcome Mr. Ian Pagkanyo! Good evening! Magandang gabi! Magandang gabi po! Sige, good evening na lang. Gusto nyo, English talaga ah. Magandang gabi po sa aming mga bisita. Pwede po bang malaman ang non-members? First time po dito? Taas ang kamay? Yan. And repeat after me, ako? Joke lang po, joke lang po. Okay, pinapatawa lang po namin kaya. Sa mga nag-invite sa inyo, sa mga Santé partners namin, business owners, welcome. But before that, again, welcome po sa mga first-timers. Palakpakan naman natin. And also, palakpakan naman natin yung mga members, no? Santé business owners. Welcome to Santé. Sa mga bago, ano pa ang nakwento sa inyo? Alam ko kasi magbago eh, parang... Ano ba ito? Palakpakan. Kaya gano'n, di ba? Okay lang yan. Ganyan talaga pagbago. Okay, pero what I assure you, ladies and gentlemen, yung maririnig niyo pong presentation ngayon, masasagot ang dalawang importanteng bagay sa ating buhay. Everybody say dalawang bagay. Okay, ito, tingnan niyo kung tama ako. Unang bagay na ma-address, kalusugan or health. Importante bang malusog ka? Yes! Sino dito gusto may sakit siya? Taas ang kamay. Wala naman siguro. Oh, gusto mo may sakit ka? Okay, pangalawa. Isa pang ma-address importante, kabuhayan. Sino dito ang nag-i-enjoy na walang pera, taas ang kamay? Wala naman siguro. So itong dalawang bagay na to, napaka-importante. Tama o tama? Kasi kung ikaw ay walang sakit, okay, wala kang sakit, syempre, okay yun. Nga lang, importante, kung wala kang sakit, kahit pa paano may pera ka naman, tama ko ba? Kasi imagine mo, wala kang sakit, pero wala kang pera. Di ba, feeling mo, tatrangkasuhin ka rin. Tama ba? Ngayon, subukan mo naman, may pera ka nga, puno ka naman ng sakit. Uubusin din ng sakit mo, yung pera mo. Tama ko ba? Okay, anong good news? Gusto nyo ba ng good news? Yes! Yung mas malakas? Yes! Yung malambing? Yes! Galing kay Aaron to eh. Okay? Pareho kong ma-address ang dalawang importanteng bagay na ng kumpanyang ipipresent namin ngayon. Palakpakan nyo naman.
Basta, pakilala na ba ako? Hindi, although pinakilala ako ni Ma'am Bing, I'm the area consultant for South Luzon and also your training consultant. Okay, so sa mga leaders dyan, expect me to be going around the Philippines to present this, itong good news ng Santé. Gusto niyo po ba yun? Yes! Okay, so focus tayo on doon sa pangalawang pinag-usapan natin. Ano yun? Kabuhayan. Okay, sino dito, sabi ko nga, ay nag-i-enjoy ng walang pera? Wala naman. Tama ko ba? Sino dito, paminsan-minsan, naiisip nila, bakit may mayaman, may mahirap? Sumagi sa isip niya. Minsan ba pag yung marami kang bayarin, tapos bigla kami nakita, ang laki ng bahay. Diba? Magaganda ng sakyan. Yung mga anak nag-aaral sa magagandang eskwelahan, natural, mayaman. Yun ang alam natin, tama ko ba? Sumagi na ba sa isip niyo, ba't sila mayaman? Huy, natulala kayo. Minsan sumasagi isip, ba't nga ba mayaman yun? Alam niyo kung bakit? May alam sila na hindi yung paalam. May ginagawa siya na hindi yung paginagawa. Kaya yung resulta niya, hindi yung paresulta. Baka o tama? Kasi bakit? Kung yung ginagawa niya, dahil nasagot ha, kung yung ginagawa niya, ginagawa mo, at yung alam niya, alam mo, yung resulta niya, resulta mo rin. Yes! Make sense? Yes! Alam na naman, pareho kayo ng ginagawa, pareho kayo ng alam, magkaiba resulta niyo. Are you with me? Yes! Malamang, iba ginagawa niya, na hindi mo pa alam, hindi mo pa ginagawa. Para mapaisip. Tama nga eh, no? Ngayon mga kapatid, ang first video na ipapakita ko sa inyo, we'll explain the secrets of the rich. After this short video, hindi na siya secret. Alam niyo kung bakit? Kasi napanood niyo na. Okay? Kaya ito, dinesign namin to, ako nag-drawing nito. Okay? Pinaganda ko po talaga to, yung animation na to. Pinaganda ko namin, okay? Pero hindi ako nag-voiceover nito, mas magaling mag-English sa akin to. Pero ito, ipapaliwanag, very simply, kung ano ang secrets of the rich. Pero syempre dapat, open-minded na ba tayo? Ito na, secrets of the rich. For the first time siguro, kung first time makikita to, you will now discover ano ang sikreto ng mga mayayaman. Kaya, watch this video. Play Betamax. Traffic lang konti, pero dyan na yan. Are you living your dreams or just living your life? There's a big difference between the life that you truly want and the life that you can just afford. Which one do you have right now? Will you ever live your dream life? If your answer is no, are you willing to do the things that will lead you to your dreams? There are two requirements for us to get our dreams and enjoy them. That is time and money. We need money to live our dreams and the time to enjoy them. However, there are people who do have money but don't have the time to enjoy them. While there are those who have a lot of time in their hands but don't have the money to achieve their dreams. Which one are you? Have you ever wondered how you could have both time and money? Good news! Our team has discovered three secrets of the rich. Why the rich earn more with less work. Secret number one. Rich people don't sell their time in exchange for money. Are there people who make money this way? Yes. If you are an employee and you are being paid based on the number of hours you work per day, then most likely you are selling your time to make money. You tend to find yourself without the time to do the things that you really want and never getting rich at all. Do you know why? Because time sells cheap. If you will divide your minimum income per day to the number of hours you work, you will get the price tag you put on your time. Now ask yourself, are you getting enough? Is your time worth only this much? What do employees do to earn more? Since time is equated to income, they work overtime. Overtime. How much overtime do you need to reach your dreams? Is 5 hours overtime enough? How about 10 hours? How many
What can you do? How about the rich? What do they do to earn more? Secret number two. The rich sell products, such as goods or services. See the big difference between people who sell time from those who sell products. Take, for example, a McDonald's employee who cooks 100 pieces of chicken in 1 hour. McDonald's will then sell each for 80 pesos. In 1 hour, McDonald's gets 8,000 pesos, while the employee only gets a certain wage per hour. Do you see the big difference? Secret number three. Rich people don't sell alone. They use a business system that will make them earn from other people's sales. Doesn't that sound good? Earn from other people's sales. According to John D. Rockefeller, I would rather earn from 1% of 100 people's efforts rather than from 100% of my own. Henry C. is not selling his products alone. He is using the mall business system. As of today, there are over 40 SM malls nationwide, and every mall is selling products every day of the week. Not only that, Henry C. is also earning from the sales of the different stores inside the SM mall. The result? Millions of pesos in profit in just a single day. Another example is Ray Kroc and his McDonald's. McDonald's is selling its hamburgers through its chain of franchisees around the world. The result? McDonald's is earning 24 hours per day, 7 days of the week. Do you know that by applying these three secrets of the rich, you're not just making money, but doing something better? What is better than making money? It is creating a money machine. If you have successfully created a money machine, you will never work for money again. It's the money machine that will make money for you. Not only will you have both time and money, you can also do the things that really matter to you. Do you know that you can actually apply these three secrets of the rich right now? Regardless of your financial situation and regardless of your educational attainment. If you're interested, call the person who lent you this video and he will present you the practical application of the three secrets of the rich. Yes, palakpakan naman natin. Naintindihan ba? English kasi, no? Okay, pero basically, ano three secrets of the rich daw? They do not sell their time. Okay, kasi nakita niya ba si Henry C. nag-time in, time out sa SM? Diba, hindi? Second, ano? Sell products instead or services. Pangatlo, do not sell alone. Use a system. Make sense? Yes. Okay, tapos sabi doon, at the end of the video sabi, you can actually apply these three secrets. Okay? And my role like right now, and the person that I'd be calling, is to introduce to you formally kung ano tong company na pwede mo i-apply yung three secrets of the rich na napanood mo. Excited ka na ba? Yes! Tonight is a very special night because we actually got a very special person to help us and to help us introduce to you the company. Ready na ba kayo sa special person na to? Yes. He's a TV personality, very busy, pero nakuha natin ang oras niya. Mga kaibigan, tutulungan tayong ipakilala ang ating napakagandang kumpanya, ladies and gentlemen, Mr. Kim Achenza. Sa TV. Ang ating katawan ay mayroong kakayahan na labanan ng mga sakit. Self-healing na kung tawagin. Kailangan lang natin magkaroon ng healthy lifestyle at natural na pamamaraan upang palakasin ito. Kung kaya naman, mapapansin natin na bumabalik na rin ang mga tao sa mga natural na pamamaraan. Patuloy na napapatunayan ang kakayahan itong gawing healthy ang ating pangangatawan. Natural products or natural healing. Importanteng maintindihan ang primary causes ng mga health problems para malaman kung paano maiwasan ang mga ito. Naisip mo na ba ang katanungan, what will my next 10 years look like? Baliksi pa kaya ako? Kaya ko pa kayang gawin ang mga nagagawa ko ngayon? O baka naman sakitin at mahina na, mukhang haggard o pagod na sa buhay? Alam
Alam niyo bang may isang halaman na ginagamit pa mula pa noong panahon ng Biblia na sinasabi nagsusupply ng complete nutrition from birth to old age? At isa sa most nutritious of all plant foods na makakatulong mag-maintain ng strength, stamina, and energy hanggang sa pagtanda. Alam niyo bang Santé Barley lang ang kaisa-isang kumpanya na certified organic barley grass from New Zealand? Ito ay certified by BioGrow na isa sa leading certification agency sa New Zealand. Dahil dito, walang iba pang kumpanya sa Pilipinas ang may organic certification na katulad ng hawak ng Santé Barley. Kaya napakahalagang kinatisi ng maigi ang iba pang produktong nagsasabing certified organic o kaya ay from New Zealand. Iba pa rin ang tunay na certified. Ito yung mahalagang assurance ng kalidad ng produktong iniinom mo. Sure na sure ka sa quality ng organic barley grass mula sa New Zealand ng Santé Barley. Bakit mahalaga na manggaling to sa New Zealand? Ito'y dahil sa napakaganda ang napakalinis na hangin, tubig at ecosystem na matatagpuan sa bayan ito na kasisigurong purong-puro at siksik sa nutrients ng barley. At dahil organic at walang bahid ng pesticides o synthetic fertilizers to, sensitibo sa weather conditions ang pag-harvest ng barley. Pinakamaganda at masustansya ang mga sariwang dahon pag ito'y nasa 30 centimeters na ang haba at ang tips lamang nito ang kinukuha kung kailan spring at autumn ang kasalukuyang lima. Ito rin ang magbibigay ng natural na lasa at kulay sa organic barley grass. So ano bang hinihintay nyo? Simulan palakasin ang iyong kalusugan at pakapalin ang iyong mga bulsa. Kakibat nyo sa magandang kalusugan at pagnenegosyo. This is Kuya Kim and I'm on grass. Wow! Palakpakan natin si Kuya Kim. No? He's so busy but yet he was able to help us introduce our company, ladies and gentlemen. Di ko na ho patatagalin. The company that I've been telling you about is none other than Santé International. Palakpakan naman po natin. Better known as Santé Barley. Ladies and gentlemen, tama. Pag sinabing Santé, Barley. Pag sinabing Barley, Santé. Okay. So let me introduce to you formally our company. Ito na po, Santé Barley. Of course, we were founded in 2007, so we are now going 10 years in the industry, in the market. 10 years, mga kapatid. Stable o stable na stable? Stable. Very stable. Saan ka sasali? Sa 3 months old, 6 months old na company, kabubukas pa lang o sa magte 10 years na? Pwede mo naman try yung 2 months old, di ba? Medyo kakaba-kaba ka nga lang doon. We have 50 years of combined marketing experience, of course, headed by our CEO, Mr. Joey Marcelo. Palakpakan niya naman yan. If you are being backed up with 50 years of marketing experience, mas nakakampante, di ba? Na alam mo na nagda-drive ng iyong kumpanya ay mga professionals. Okay? People who know what they're doing. Also, we are considered the barley authority. Kaya sabi nga kanina, pag sinabing barley, Santé. Pag sinabing Santé, barley po yun. We have fast-growing customers. We are the number one producer of barley products in the Philippines and soon the whole world. Maganda po ba yun? Yes. Palakpakan naman natin yan. Ladies and gentlemen, we are very, very much amazed on how we are doing this because right now, we are not officially in so many countries. We are just moving into 2 to 5 countries this year, but we are now distributing in more than 30 countries worldwide. Palakpakan nyo naman. Nakapagtaka ba yun? Hindi pa nakaseta, pero yung product, nasiship na. Bakit po? Dalawang dahilan. Masyado pong excited ang aming mga business owners. Tama ko ba? Kahit wala pa yung actual setup ng company, gusto nila makarating na yung mga produkto sa kanilang mga kaibigan. Okay? Because, mahirap kim-kimin ang isang napakagandang produkto. Tama o tama? If you have a product that you believe is so good, itatago mo ba? Di ba hindi? Siyempre, isi-share mo. Also, we have more than 70 branches nationwide. 70 po. Luzon, Visayas, and Mindanao, anywhere in the Philippines that you want to do your business, pwede po. Anong good news doon? All 70 branches na yan, opisina mo din. Tama? Because once you're a Santé business owner, you can actually do business in all 70 branches. Maganda po ba yun? Yes! Nung nag-member ka, ito po ba ang opisina mo? Yes! Can you conduct business here? Yes! Pag nag-one-on-one ka dyan, nag-demo ka dyan, papaalisin ka ba ng guard? Yes! Sisingilin ka ng kuryente? Yes! Doon sa 70 branches, pag ginawa mo yun, pwede rin yun. Palakpakan nyo naman. I hope you're realizing, ha, gano'ng kaganda. Okay?
So, ito yung vision, mission, and values ng company. Okay? Our vision is to become a global provider of premier wellness products and services. Pag sinabing premier, class A, top of the line. Malinaw? Yes. Yung pinakamahusay na quality of wellness products and services. Later, we will be discussing to you kung ano yung services na ino-offer aside from those quality products. Our mission, pwede ba natin basahin sabay-sabay? Help people live better lives. Ang mission ng bawat isa, okay, ay matulungan ang kapwa mapabuti ang kanyang buhay. Tama ba yung translation ko? Mapabuti ang buhay ng iyong kapwa. Maganda, napakaganda. And in return, do you believe in good karma? Kapag marami kang tinutulungan mapabuti ang buhay mo, yung buhay mo automatic bubuti rin. Palakpakan nyo naman yan. Now, here are our core values. Of course, we have sincerity in helping others, pursuit of excellence, courage to try new things, humility and truthfulness in our actions, positivity, and celebration for every win. Okay, I have one favorite here dito sa ating mga values, yun yung positivity. Okay? Do you believe that it is important for us to be positive? Yes! Oo naman, sa lahat ng negative na nangyayari sa ating kapaligiran, magbukas ka ng TV, negative. May sinaksak, may nag-away. Magbukas ka ng internet, ng Facebook, negative. Tama, hindi ka pa lumalabas ng bahay, ang ingay ng kapitbahay, may nag-away, negative. In this time na puro negative na nasa paligid, kailangan ikaw, you have a conscious effort to become positive. Tama o tama? Kasi pag lagi ka negative thinker, ang na-attract mo negative. Do you agree? Yes. Subukan nyo to, sa umaga pa lang, mag-isip ka na agad ng negative. Anong mangyayari sa buhay mo? Halimbawa, sinimulan mo yung buhay mo, pagkamulat mo lang, ay, gising na naman ako. Ano kayang kamalasan naghihintay sa akin yung araw na ito? Dahil ang ini-expect mo kamalasan, anong masamang mangyayari, yun yung lalapit sa buhay mo. Tama o tama? But if you learn to become positive and see the positive in everything, ang focus ng mind mo positive lang. Are you with me? Yes. Okay. Okay pa kaya? Ang produkto natin is very special simply because it is from New Zealand, particularly in Canterbury, New Zealand. So sa Canterbury, ladies and gentlemen, super linis ng hangin. Okay? Napakalinis ng tubig. Okay? Yung soil is volcanic, very rich in vitamins and minerals. Okay? Making it the perfect area to have our barley grass. Maganda o napakaganda? It is 100% organic and approved by the Food and Drug Administration. Okay po ba yun? Yes. Okay, tahimik kayo. Next. Okay, but ito pala. Yung Biogrow. Everybody say Biogrow. Biogrow. Okay, ito po yung certification that we are organic. Okay, bakit kailangan organic? Ano bang special pag organic? Kasi pag organic, walang pesticide, walang insecticide. Tama? Walang pesticide, walang insecticide. So, ibig sabihin, walang lason. Okay? Are you sure na ang gulay na kinain mo kahapon ay organic? Hindi. How can you know that a gulay that you eat is organic? Simple lang. Kapag ang pechay na kinain mo, walang kabutas-butas, walang any sign of insekto na kumagat dyan. Ibig sabihin, iniwasan ng insekto. Tama o tama? Dahil naamoy ng insekto yung bygone, umiwas siya. Ang malupit, ikaw ang kumain. E di ang galing. So, anong good news? Ito ang ating produkto, 100% organic. Pinapalakpakan naman yan. Okay, now presenting to you our home and regional offices, starting with, right now we are in our Manila office. Nandito po kayo mismo. Kaway kayo, baka sakaling makita. Ito po yung ating Eton office. Palakpakan nyo naman. And also, in the Mindanao area, we have Davao. Sasabayin nyo si Sir. Okay. In the Visayas, we have Cebu. At dahil we are going global, international na tayo, ladies and gentlemen, kailangan salubungin natin ng isang magandang welcome, Dubai office!
Ang exciting dito mga kapatid, ngayon mararamdaman mo na talaga, international na tayo. Recently, Dubai, our Dubai market, our Dubai office, has just celebrated their very first Salvo celebration. 1 year na po tayo, international. Soon, ayoko i-preempt, mamaya po yung mga good news. Soon, we'll be having our Hong Kong office. Soon, we'll be having Nigeria. A few more countries, ayoko ikwento, pero mamaya na lang. Pero, this is the time that you can really, really believe that your company is going global. Excited? Okay, so pioneer tayo ng buong mundo. Hindi ka lang pioneer ng Pasig. O ako nauna sa Pasig. Hindi, ikaw ang nauna dito sa napakagandang opportunity na ito, worldwide. Diba? Now, ito yung ating pinagmamalaking New Zealand office and warehouse. So before, we were just receiving raw materials, but right now we have actually partnered and actually own part of New Zealand office. This is our Santé New Zealand office and warehouse. Palakpakan nyo naman. So ito po yung ating partner, si Mr. Peter Ho. Ano nakalagay dito? Santé New Zealand. Social ba? Okay, so pag nag-market ka na abroad, ano po? Ay, hindi ba? Hindi ho. Ako ho, nagdikit niyan eh. Okay. So, yun po yung ating Santé office and warehouse. Next. Ito po yung services na sinasabi. Okay? 20 steps from here, you will be... Sino nakakita na nito? Santé Impact Gym. Okay? It's a state-of-the-art gym. Okay? Sino ba nagpa-practice dyan? Yun lang naman nag-champion last month. Last month sa PBA, San Miguel Beer Man. Maganda ba yun? Yes! Okay, so tayo po, okay, being true to our promise to provide products and services, meron po tayong for total wellness. No? Tayo po ay merong gym. Okay, so kagandahan, pag ikaw ay sumali, you can have a free usage of the gym. Gusto niyo po ba yun? Yes! Next! We have our very own wellness center. Okay, we have resident doctors, we have nurses there. Ina-assist po tayo on how we properly take our product for to ensure effectiveness sa ating mga katawan. Maganda po ba yun? Then we also offer, of course, free medical consultations, okay, to all our doctors. The only network, the only direct selling company in the Philippines who provide their own wellness center. Palakpakan nyo naman yan. Okay. Next, let me introduce to you our property is. Okay. Nahulog lang yung S. Okay, our property is. Kasi plural, kaya may S. Okay, yung properties natin, bakit kailangan ikwento to? Eh, property naman ang Santé. Dahil po, hindi nila sinusold yung sineshare sa atin. Maganda ba yun? Yes! Okay, these properties, ladies and gentlemen, are available to all distributors. Upon, well, of course, you have to coordinate with your upline mentor for you to be able to use and enjoy these facilities. We have in Tagaytay. Okay, sino dito gusto mong overnight sa Tagaytay, magbulalo lang. Tama, magtong its lang, ay hindi pala magtong its, mag-training, okay, walang magtotong its doon, bawal. So ito po ay intended for the new distributors, the new business owners to bond and get to know their mentors. Totoo po, sir. Totoo po yan, i-skate nyo po agad kung kailan ho kayo gusto pumunta dyan. Now also we have a property in Subo, Batangas, that's in Pico del Oro. It's an exclusive, okay? Everybody say exclusive. Exclusive. It's an exclusive property that you cannot just simply enter kahit meron kang pang entrance. Tama? Ang entrance dyan is around 1,000, 1,200 pesos. Hindi pwede, may want to po ako, mag-swimming po ako dyan. Hindi mo pwede. You need to become an actual member of Hamilo Coast or Pico del Oro. But because Santé International is a member, all of us, okay, of course, upon coordination with your mentor upline, you can also enjoy these properties. Galing? Ang ganda dito sa Pico, para kang wala sa Pilipinas. Para kang nasa Subo, Batangas. Ibang-iba ang dati. Di ba parang ang dati nga, ano to, Indonesia, gano'n. Ano sa Pilipinas ba ako?
Sorry, pag may kumausap sa'yo yung Tagalog, tapos ang tono Batanggen nyo, nasa Batangas ka. Para si Andeng lang, di ba? Okay, ito yung ating luxury yacht. Okay? So, hindi po yak, hindi po yak, hindi po yatch. Okay, iba kasi, mentor, sasakay ba tayo sa yatch? Hindi yatch yan. Bangkak yan. Day yacht po, Santé Luxury Yacht. Practicein nyo na kasi pag sumakay kayo dyan, syempre, hindi nyo pwede sabihin balsa. Sakay ako sa balsa. Hindi po, ito yung ating Santé Luxury Yacht. Of course, this is located sa Manila Yacht Club. Okay, of course, another exclusive club. Hindi ka pwedeng pumunta doon, di ba? Mag-selfie lang ako sa loob, bawal. Kailangan member. Are you with me? Pero dahil ang Santé member, member na rin tayo. Wow. Galing natin, ha? Okay. So, it's a party yacht, kasi po around 20 to 25 people. Okay, so normally, we just cruise along Manila Bay, watch the stars, and eat all night, watch the fireworks. Maganda, napakaganda. Maganda. Sino gusto makasakay dyan? Ako. Ako yun. Si Sir excited. Dahil mo ng booking, Sir, at agay tayo dito. Okay, so ito yung ating yacht. Palakpakan naman natin. Okay, now ito yung sinasabi kong part of the services. We support actually some sports campaign. We support an executive cycling team and our very own Santé triathlon team, which part of the team is Mr. Kim Atienza. Palakpakan nyo naman. And our very own CEO, Mr. Joey Marcelo. Wow. By the way, ang Santé tri team is a very popular team within the triathlon community. Okay, once I was having my hair done. Di ba? Sino nakapansin? Okay? Ay, wala nakapansin. Ha? Napansin niya? So, yung may-ari nung parlor, nagta-triathlon. Kasi nung tinanong niya ako saan ako connected, sinabi ko. So, kilala na si Kuya Kim and familiar sa Santé Barley. Kasi this one, team of the year for twice already. Two times already. Palakpakan niyo naman. Okay, now, let me introduce to you our products. But by the way, maganda ba yung mga properties? Yes! Okay ba na kahit paano maipapalasap sa atin yung mga properties na yun? Gusto niyo ba yun? Yes! Okay, now, ito na yung ating mga produkto. Ready na ba kayo? Okay. Of course, one of the strengths of our company is our very effective products. Okay? So, let me start with the Naturaceutical series. So ito po yung ating Santé Pure Barley, that's the juice, and Santé Barley Pure. Okay, so pag sinabing pure barley, that's the powder. So ito po ay nakasachet, 3 grams each, 30 sachets per box. Clear? Okay, so magugulat kayo sa lasa, especially sa first timer, damo siya, pero bakit matamis? Okay, because it has a natural sweetener, and we call that stevia. Everybody calls stevia. Stevia. Okay, ito po ay isang klase ng halaman, all natural na sweetener siya. Pero hindi yan magre-rehistro sa katawan mo as sugar. Sweet siya, pero hindi nakapagpataas ng blood sugar. Very, very healthy. Maganda po ba yan? Also, available siya in capsule form, yun po yung ating barley pure. Okay, 500 milligrams per capsule, 60 capsules per box. Also available in canisters. Okay, so if you want to have more barley powder, you can go for the canister. Clear? Next, we have the Health Beverage and Health Snack Series. Ito po yung mga beverage natin. Starting with Santé Barley Fusion. Everybody say Fusion. Okay, so yung Fusion is of course a 3-in-1 coffee, but meron po siyang barley powder. So habang ikaw ay nagko-coffee, sino ba dito nagko-coffee? So yung mga dati kinakape natin, wala pong vitamins and minerals. Do you believe? Of course, wala. Kahit basa-basahin mo doon, kahit 1% vitamin C, wala ka makukuha doon. Pero dito, lahat ng benefits of barley powder is infused. Kaya nga, fusion is infused in your Santé Barley Fusion. Maganda ba yan? Habang nagkakape ka, yung benefits ng barley pumapasok na umaga pa lang. Okay? Sa mga mag-asawa, may effect daw ito. Especially sa gabi. Alam nyo na yon kung ano. Pag uminom ko kayo ng mainit-init na fusion,
may kakaibang init din kayo mararamdaman. Okay? Kaya sa mag-asawa, importanteng sabay iinom. Tama o tama? Kasi pag isa lang iminom, isa lang nag-init, yung isa, malamig pa. Baka mag-away lang. Kaya pag iinom kayo, kailangan, Mami, toast, toast. O sabay, 1, 2, 3. Para titigil na, okay na. So, malakpan natin yung infusion. Choco barley. Yung choco barley natin, of course, choco na may barley. Ano ba talaga? Barley na choco o choco na barley? Choco barley. Okay, so kagandahan nito, of course, infused with barley. Tapos, special to sa mga kids. Okay? Ito po ay brain booster. The brain vitamins na kailangan ng mga bata na susupply po nito. Okay? So kung halimbawa ang anak mo medyo mahina sa pag-memorize, okay, makakatulong po yung brain vitamins provided by Choco Barley. Okay, pag ang katawan, pag tayo ay gutom, sino dito nakaranas ng magutom? Okay lang, hindi naman yung sambong kang gutom. Yung nakalipasan ka lang. Kapag ikaw ay gutom, anong pakiramdam ng katawan mo? Mahina. Nung bata ako, naalala ko, biroan ng mga bata, pag tinuhod ka sa alak-alakan, tapos natumba ka, nasabi, ay gutom, gutom. Kasi ang katawan mo, kulang sa lakas. They agree, kulang sa sustansya. Now, ang brain mo, nagugutom din. Kapag kulang ang vitamina, ang mineral, hindi rin mag-function, mahina din parang katawan. Are you with me? Okay, kaya ang bata minsan, kahit anong review pa ulit-ulit, hindi nakakatch up, hindi na may memorize. Kulang ang brain vitamins. Pero itong Choco Barley supplies the brain vitamins that kids needs. Okay? So, 2 to 3 weeks before exam, painumin ng Choco Barley. Okay? You will see amazing results. Tataas po yung grade. Okay? Pero, meron po akong reminder, make sure nag-review. Kasi baka hindi nag-review, bagsak pa rin. Tama ba? Kasi may nagreklamo na sa akin, Sir, pala ko ba papasa na yung anak ko? Pinainom ko isang pichel, sakit na ng tiyan eh. Pili kong pinaubog, bagbagsak pa rin. Ganun ko, paano kaya nangyari? Ni-review nyo ba? Wala ka naman sinabing re-reviewin eh. So, reminder, kailangan review eh. Palakpakan natin. Choco Barley. Fiber energy, mga kapatid. Strong combination of fiber. Meron po yung chia. Meron po yung oats. Familiar sa oatmeal? Fiber yan. Then meron din siyang barley. So ito yung three powerful combination of fiber. So ang kagandahan ko nito, you can take this as a meal slash drink. Are you with me? Okay? Ang kagandahan nito, pagkainom mo nito, then take at least one glass of water. Sa taas ng fiber content nito, yung dating problema mo sa umaga na mag-move, alam niyo yung ibig sabihin? Sa umaga, pag nag-move ka, di ba? Di ba minsan hirap na hirap tayo? Di ba minsan ang hirap ipaliwanag na ang dami mong kinain kahapon, pumunta ka sa biyestahan, nagpunta ka sa birthday, ang dami mong kinain minudo, nakadalawang bandihan ng kanin ka, kinabukasan, ang ilalabas mo lang, after tumodo ka ng puwersa, ng ire, sabihin na natin, ang lalabas tidbits lang. Sana punta lahat, nandun po, tama ba? Okay, magde-demo lang tayo ng konti. Taas ang kanang kamay. Repeat after me. Magmula sa dulo. Sige, okay lang po yan. Magmula sa dulo ng daliri nyo. Hanggang ilalim ng siko. Ganyan dapat kahaba ang nailalabas mo sa maghapon. Okay? Kung haba, di ba? Huwag ko kayo mag-alala, pwedeng installment yan. 2 gifts. Okay, huwag ko kayo matakot. Ganyan kahaba, hindi ganyan kataba. Okay? Kasi pag ganyan kataba, sisarian mo yan. Okay? So, anong good news? Pag nag-take ka ng fiber, okay? Madali mo na lang yan, maya out. Minsan, hindi pa sumasanggi sa toilet. Nauuna na sa'yo, excited siya. Papagpagin mo na lang. Palakpakan natin ang fiber energy. Okay, now, we have the green tea lemon with L-carnitine. Yung L-carnitine, nakakapagpabilis ng metabolism. Yung metabolism ng tao bumabagal pag babae starting at the age of 25. Okay? So kung mapapansin nyo, pag 25 ka na, half rice na nga lang, lumalaki ka pa rin. Tama? 1/4 rice na lang,
ganun pa rin. Isang butil na rice na lang, ganun pa rin. Kasi bakit mabagal? Isang butil na rice. Ang bagal ng metabolism. Everybody say metabolism. Metabolism. Ang kagandahan sa L-carnitine, binabalik yung dating metabolism. Okay? If you drink this in the morning before any physical activity, babalik sa dating metabolism. So magugulat ka, konting exercise lang. Pero kailangan may movement ha. Kasi baka nandun ka lang nakaupo the whole day. Walang mababurn dyan. So kailangan may action. Are you with me? Ba, bago magwalis, maglaba, mag-gymnastics. So, uminom ka ng green tea. Palakpakan naman natin. Now, yung whey party naman para sa muscle development. Okay, we also have our Bath and Body series. Nandiyan yung ating sebon. Sabi niyo po, sebon. Ito po yung French word, which means it's good. Okay, it's good pero huwag niyong kakainin. It's good kinain, hindi po. Huwag niyong kakainin, bumubula yan. Sabon po yan. Okay, yung sebon po, combination of papaya extract, goat's milk extract, at combination with barley. Okay, so anong kagandahan? Yung papaya, nakakapagpawhiten ng skin. Proven po yan. Okay? Now, yung goat's milk, bukod sa nakakapagpaputi, nakakapagpabanat din. Okay? Ng skin. Okay? Please use in moderation. Huwag sosobrahan ang pagbabad. Kasi pag nabanat, baka maging Chinese looking po kayo. So, yan po yung ating sebon. Palakpakan nyo naman. We also have the intimate care series. Nandiyan yung ating moments, panty liner, and napkin, wala pong barley. Okay, kasi baka lagyan natin, mabasa, tumubo, makate. Okay, yan po yung ating moments. The dental care series, we have our fresh and clean, wala po siyang paraben, wala po siyang fluoride. Ang fluoride po ay masama sa ating digestive system. Lalo sa mga bata, pag nagtutubras, pag sinabi mong luwa, ano gagawin? Lulunukin muna, yung may iwan, yun lang iluluwa. Kung minsan dalawang beses, pwede. Pero pag lagi-lagi nalulunok, meron po yung hindi magandang effect pagdating ng araw. So, ano kagandahan? Yung fresh and clean, walang fluoride, walang paraben, 100% organic. Palakpakan nyo naman. Okay, tayo po ay approved ng FDA. We are awarded Philippines Choice Super Brands. So, mapapansin nyo, may logo na kulay gold, Super Brands awarded po tayo. We have our halal certification. We are 100% organic at nasa Philippine Pharmaceutical Directory na po tayo. Pinapalakpakan niya ng malupit. Question, maganda po ba yung mga produkto? Yes! Since maganda ang produkto, automatic, syempre, maganda yung marketing plan. Tama? Kung maganda ba produkto mo, bebenta yan? Yes! Okay, ito po yung ating compensation plan. Okay, so sa mga first-timer dyan, tsaka sa mga timers na, sikusikuhin mo na yung katabi mo, o pera na, ito yung hinihintay mo. Okay? So, let me present to you the compensation plan. Starting with, ito lahat yung ating, we have several packages. Okay? Membership packages. Everybody say packages. Packages. Okay? Ang best seller natin is the Builder Pack Plus. Okay, marami tayong packages, pero do you agree, bestseller? Yes! Oo naman. So, itong ating Builder Pack Plus is very special. Bakit? For only 15,988, okay, you have a global business already. Maganda ba yan? Yes! At ang kagandahan, you will get 100% or more of your money's worth. Okay, pag ikaw ay nagbayad at ang ibinalik sa'yo, 100% value, masaya ka ba? Yes. Pero what if, binayad mo 15,900, binalik sa'yo 20,000? Panalo. Now also, available to sa e-package, okay? With our e-package, you can have a total product value of almost 22,000 pesos. So sa mga bago, so iniisip mo, mababawi ko ba agad yung aking membership? O naman, 15,900 binayad mo, bumalik sa'yo 22,000. Bawi. Now, bukod dyan, bibigyan ka ng business accounts na maintindihan mo kung bakit importante ang business accounts. Okay? Ang bawat business account ay kumikita ng pera. Nagluluwa ng salapi. Malinaw? Okay. So anong gusto mo? Isa lang ang nagluluwa ng salapi o pito?
Bibigyan po kayo, natawa ko sa sinasabi ko, bibigyan po kayo ng 7 activated business account at lahat po yan may potential na kumita ng million bawat isang account. Mamaya maintindihan nyo, totally kung ano yung ibig namin sabihin. You have 7 business accounts, you have a 100,000 from Santé Protect. Sino gusto ng 100,000? Buti wala nagtaas ng kamay. Ito po ay insurance. Para maklaim, kailangan magliwanag ang bahay mo, kulay yellow. Tapos may carpet na pula. Tapos may umiiyak sa tabi. Okay. Sa madaling sabi, ito po ay insurance. Makiklaim hindi ninyo, pero ng inyong kaanak. Parang nalungkot ko. Ayoko na pala, ayoko na pala. Insurance ko ito, in case of any accident. Kasi sa panahon ngayon, iba na yung protected. Do you agree? Yes. Eh, 95% ng populasyon ng Pilipinas, baka nga 98% walang insurance. Tama o tama? Pag tayo bumili ng kotse, insured ang kotse. Tama? Nagpagawa ng bahay, may file insurance ang bahay. Yung may-ari ng bahay, tsaka ng kotse, walang insurance. Nangyari? Pero dito sa Santé, upon membership, insured ka 100,000. Hindi na lang palakpak. Hindi po lang pa kasi kwento ko added feature nito. Meron yan medical reimbursement on accident. So in case of any minor accident, kunwari nakagat ka ng aso, kunwari lang naman, siyempre nagpagamot ka. Okay? Gumasta ka. Nagpa-inject ka. Gumasta ka ng 5,000. Reimburse mo. Hindi sa Santé yan, sa partner insurance company. Clear po? Make sure nagpa-check up muna, nagpagamot, huwag kayong dediretso ng Santé. Okay? Kasi baka nakagat ka ng aso, dumiretso, 5,000 ko, 5,000 ko. Hindi ha, 5,000 po to, reimbursement. Clear? Oh, ito pa yung unlimited. Pwede nyong karirin. Oh, kasi after mo 5,000, nakagat ka ulit, 5,000 uli yun. Okay? So kung gusto mong bawihin yung 5,988, mga tatlong kagat, bawi ka na. Biro lang. Next! We have our Santé Impact System, 30 days! Free usage! Pinapalakpakan naman yan. Kasama sa binili mong package, ikaw ay pag-e-exercisein ng Santé. Kasi para mas maging effective ka as product ambassador. Tama ba? Okay? So bago mo gawin yung negosyo, required ka na 30 days dyan sa Sims. Biro lang, okay? Okay? At your own free time, you can use your free 30 days use of Santé Impact. Maganda, napaganda! Okay, also you have an air load. Pwede kang mag-loading business, kasama na yan sa package. Lahat po yan, mga kapatid, plus all these benefits. Okay, 30 to 50% lifetime discount on all products, a business opportunity, an online business system, you have a global business system, and a chance to earn residual income earning while you are sleeping. Inimagine, paano yun? Earning while you're sleeping. Ganito lang kasimple yun. Kapag may business partners ka na sa Hong Kong, at the same timeline pala, sa Nigeria, o kaya sa UAE, kung ikaw ay tulog dito, di ba gising sila? So pag nag-encode yun doon, bumili ng produkto, tulog ka, may income na pumapasok. Earning while you sleep. Pinapalakpakan naman. Okay mo kayo? Saan na yung kitaan? Hinihintay na iba. Ito na po. Ways to earn in Santé Barley. We have several. This is actually 9 ways to earn. Of course, we will not have enough time to discuss all of this. Parang sala-sala ko yaba yung linya. Ano? Okay. Starting with retail, fast start, and infinity. Explain ko po. Okay, so yung retail, very, very simple. Ano ang retail sa Tagalog? Benta. Okay? O sino dito ay magbenta? Ha? Lahat kaya ay magbenta? Okay? Hindi kaya yaman pag may allergy ka sa retail or benta. Do you agree? Nakita ka na ba ng mayaman, walang binibenta? SM, walang tinda? Anong business na SM? Wala. Pwesto lang, di ba? Anong tinda? Wala. Di ba? Aircon lang, singutin mo doon. Kailangan may produkto. Do you agree? Yes! Okay, kailangan. Sabi sa Secrets of the Rich, you need to sell product. Good news, sa Santé, meron kang 30 to 50% discount sa mga produkto. Okay? And because of that, you will enjoy 100% profit. Parang natigilan siya, 100% profit? Sa Tagalog, 100% natubo.
English din 100%, diba? Paliwanan ko, bakit 100%? Ang one box of capsule, customer price is 900. Pakiulit, magkano? 900. Okay. Distributor price is 600. If you're gonna sell one box, your profit or tubo, 300. Clear or clear? Clear. Now, meron tayong special price. Everybody say special price. Yun po yung 3 plus 1. Available sa lahat ng members. If you buy 3, you get 1 free. Okay? So since 3 plus 1 na ang price mo, okay? Your new price for every box would be 450. Clear or clear? Yeah. Ang isang box sa'yo, dahil member ka na, 450 na lang. Siyempre, mababenta mo pa rin at 900 regular price. Clear? Yes. 450, nabenta mo 900. Magkano tubo mo? 450. Puhunan, 450. Tubo, 450 din. What? Yung puhunan na tubo, pareho kayo 100% profit. Kala nyo pang Bombay, 20% lang siya. Ikaw ilan? 100%. If you can sell at least, let's say nakabenta kang 10 boxes, pwede yun? Yes. O, tumubo ka ng 4-5. Pwede na ba to kung Meralco? Yes. Pambayad ng kuryente? Pwede na. E paano kung linggo-linggo nakaka 4-5 ka? Imagine in 1 month, pwede ka maka 18,000. Pwede na ba to extra income? Yes. Pwede na? Yes. Pwede na, 18,000. So if you're, let's say you have a job. Okay, tas may extra kang 18,000. Kung tayo maglaro na lang sa 12,000 to 18,000 extra money. Pag malapit na ang katapusan or a 15, ang tao dyan, pecha de peligro. Tama o tama? Yan yung 12, 13, 14. Na pwede, kung pwede na pabilisin ang oras, gusto mo, sweldo na. Tama, kasi ito yung time na nangungutang ka na ng pamasahe. Tama ba? Nangungutang ka na sa kantin. Nagbabawang ka na ng kanin kasi bakit kailangan maitawid hanggang 15. Tama o tama? But if you have an extra income, walang peksa di peliguro. Diba? 13 pa lang, wala pang sweldo, naglalunch ka sa Max. Magugulat yung kasama mo sa trabaho. Grabe pa, Max na lang. Siyempre, nagsasante party ako. Palakpakan naman natin yan. Sino gusto makabenta marami? May tuturo ako. Mag-invest kayo sa tarpaulin. Seryoso. Tarpaulin, gandahan nyo na. Lahat ng benefits, lagay nyo. Yung mga natutulungang sakit na mapagaling, lagay nyo. Then do some research. Alamin nyo yung sakit ng kapitbahay nyo. I-highlight nyo doon, lagyan nyo ng araw, nakaturo sa gate nila. Joke lang po. Baka away po hanapin. Next, fast start bonus. Sabi, Mari, ba't naman nakaturo sa gate namin yan? Kalagay high blood. Okay, so ito yung fast start bonus. This is the bonus that you get, okay, as you invite people in the business. Okay, this business is about duplication. You need to tell people about this. Tama o tama? Kasi pag mag-isa lang to, hindi ka masyadong yayaman. Clear? Pero pag ito ay nakwento mo sa madami at kinwento nila sa madami, there goes the system. Doon ka, magkakaroon ng residual income or money machine. Now, tell this to your first two friends. Let's say, eto ka, kinuwento mo sa dalawang kaibigan, si A at si B. Lagi na lang si A at si B. Okay, so si A, na-invite mo, nagustuhan yung builder pack. Okay, bumili siya ng builder pack, ikaw ang sponsor, automatic you get 1,000 pesos. Clear? Then B gets a builder pack, you get another 1,000. Malinaw? Okay. Lahat ng packages may points. Yung points na yan ay nag-link. Okay? So, if you have 1 point sa left, 1 point sa right, that's 500. Now, in our example, this is the builder pack. It has 3 points. So, automatic, 3 points, that's 1,500. Malinaw? Malinaw. So, kinita mo sa first two invites mo, you get 3,500. Pwede na? Yes. Okay. Ito ngayon exciting. Si A, pwede ka bang gayahin? Yes. Si B, pwede rin? Yes. Nakuha ni A si 1 and 2. Nakuha ni B si 3 and 4. Okay? Bakit kanila ginaya? Kasi nabalitaan nila, nagsha-shopping ka sa galeria dahil kumita kang 3,500. Hala, kumita si U.
siyo. Kumita siyo sa atin. Kailangan makaganti tayo. Ano bang ginawa niya? Ba't siya nagka-triple? Kumuha lang ng dalawa. Ganun ba? Maghiganti tayo. So sila ay kumuha rin ng tigda dalawa. So sila ay may 3-5 din. Maganda o maganda? Si B may 3-5 din. Nasa galeriya na rin nagsashopping. Eto ngayon, si Yu, kilala niya pa ba si 1-2-3-4? Pwedeng kilala, pwedeng hindi. Pero invite ni A at saka ni B yun. Malinaw? Kahit wala siyang kinalaman dyan, meron naman siya dyan 1-5, 1-5, another 3,000 para kay Yu. Ay, 3,000 lang. Mag-abon ako. Kuha niya? Yes. Kilala niya pa ba? Yes. Pero kumita ba siya? Yes. Ito exciting dyan. Si 1 ba? May kakilala rin. Yes. Si 2? Yes. Si 3? Yes. Pag yan, gumaya, meron ka na namang 6,000. Hanggang saan ang katapusan yan? Kaya tinawag na infinity, wala po yung katapusan. Hanggat may sumasali dyan, sa left, sa right, 1-5, 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
Hanggang sa ano yung infinity, basta mayroong sumasali down the line, babayaran ko ang 5. Kung builder, eh kung extreme, 3-5. Eh kung ultimate, 7-5. Eh paano kung na-addict sa ultimate itong mga to? 7-5. Hanggang saan po? Hanggang dito sa felt paper, hanggang flooring, hanggang basement. Basta may pumasok, babayaran ka 1-5, 3-5, 7-5, infinity. Siguro yung bago. Totoo ba yan? Totoo ko. Marami na akong kumikita dito everyday. 12:30 may nagte-text sa kanila. Sino dito nakareceive na ng text? 12:30. Ah, dami na. Okay, so lahat po yan, dati hindi marunong magpuyat. Pero nag-Santé, 12:30 gising na gising. Kasi at exactly 12:32, may magte-text sa kanila. Palakpakan naman natin. Now, the builder bonus, ladies and gentlemen, ito yung diniscuss ko. Actually, advance ako sa slides ko. O, yan yung dinrobing ko. Malinaw po? Yes. Infinity, hanggat may sumasali. Okay, initial package, you earn. Tanong, hanggang dyan lang ba ang kitaan natin? Hindi po. Dyan pala nagsisimula yan. Uy, dyan pala nagsisimula yan. Okay? Next month, okay na yun, no? Pero next month po, hindi naman sasali na uli yan. Tama ba? Pag naubos na ang product niya, nagamit na retail, they will buy loose products, ang tawag namin dyan. Okay? So, hindi ho tayo katulad ng ibang company na pasasalihin ka uli para makita uli siya. Tama? Uy, sali ka uli para 1-5 uli ako. Pag ganun ho, tumakbo na kayo. Tsaka dapat makahalata kayo. Ah, pre, bond mo na lang ba yan? Bond mo na ako sasali. Okay, next month, as those members use the product, you will earn, okay, commission from your first level up to your 10th level. Clear? Sa English, level. Okay? Pag Bisaya, level. Joke lang, ha? Joke lang. First level, sino yung first level? Yung ikaw ang nakaimbita. Clear? Si second level, invite ni first. Pwedeng kilala mo, pwedeng hindi. Si third, invite ni second. Si fourth, invite ni third. Ito, invite nito, invite nito, invite nito, invite nito, invite nito. Hanggang 10th level. Kapag yan ay bumili, meron kang komisyon, 10-15, 5-5-5, 10-5-5, 10-10. Clear? Percentage. Tuwing ikaw ay umiinom ngayon ng kape sa umaga, at na-imagine mo hanggang 10th level, meron kang komisyon. Di ba para mag-iiba yung lasa ng kape mo? Habang umihigo, 10%. Habang naghihilambos ka ng sebon sa umaga, 10%, 10%. Habang nagbabarli ka sa umaga, tama, hanggang 10 level, 10%. Kasi sila, umiinom, naghihilambos din. Maganda, napakaganda. Napakaganda! Parang hindi ako convince sa sagot niyo. Maganda, napakaganda. Napakaganda! Imagine mo, hindi mo nakilala. Pag gumamit, may kita ka. Matahimik sila. Eto ngayon, exciting. Gusto niyo bang kumita beyond 10%? Kapag na-reach mo yung executive positions, meron ka pang additional 4% up to infinity. Meaning, lampas ng 10th level, 11th hanggang infinity, meron kang additional 4%. Okay mo yun?
kahit malayong na sa'yo, literal, nasa tawi-tawi. May branch ba doon, Ma'am Sheila? Palihim na bumili. Ayaw niyang kumita ka. Sisikretuhin ko sa upline ko. Bumili sa counter. Pabili isang juice. Huwag mong pagsasabi. Kahit sikretuhin mo, inumin mo sa loob ng tukador yung barley. Kikita at kikita kasi infinity po. Pag nasa executive positions ka na. Kapag platinum, 7%. Kapag diamond, 10%. Habang nag-ihilamos. Habang nagsusuklay. Hindi, wala tayong suklay. Habang, ano ba yun? Nag-toothbrush. Di ba sarap mag-toothbrush doon? 10%. Diba? May kilala ko pag nag-toothbrush, nakakasipol. Ang galing. Yung lola ko, postiso eh. Sumisipol habang ng joke. Okay pa kayo? Okay! Para masaya naman, okay? Bigyan ko yung simulation. Sa ganda ng negosyo, okay, meron at merong mga hahataw nito sa ilalim mo. Tama o tama? Sino dito naniniwala merong mas masipag na tao sa'yo? Taas kamay. Sino naniniwala merong tao mas nangangailangan ng malupit sa'yo? Malupit din. Di ba meron? Mas matindi pangangailangan sa'yo? Pag nakita nila to, ikaw chill lang. Alam mo yung chill lang? Oh, ang ganda. Parang hindi maangat masyado yung point mo para gawin to. Pero meron makikita at makikita to. Gagawin agad eh. Tama ba? Ang tingin nito, wow! Doon kakabahan. Kasi down the line, there will be people who will see this as a golden opportunity. Do you agree? Yes. Now, doon kakabahan. Kasi, there will always be a possibility that your people will grow up to 10,000 distributors. Okay? No time frame. 1, 2, 3, 4, 5 years, doesn't matter. Pag umabot ng 10,000 people, one box of barley lang i-consume. Binenta man or ginamit, your average income will be from 500,000 a month to 1 million a month. Sa mga bago sa ganitong larangan, kayo po'y nalulula sa 10,000 tao. Tama ba? Be honest. Dami naman yung share. Baka hindi naman mangyari. Ito exciting. What if 1,000 lang? Pero, gumagamit at bumebenta, nagbebenta ng produkto. Kahit 1,000 lang ang maging distributors mo down the line. Kung gumagamit naman at nagbebenta, nakabenta ng 10 boxes a month, still, kikitain mo pa rin yung 500,000 to 1 million per month. Taga lang ha. 500,000 to 1 million per month. Ha? Yung 3.5, ang lakas ng palakpakan. Yung 1 million eh. Ay, sorry ha. Ito yan ay ano eh. Meron tayong programming na tinatawag. Pag 3.5, excited ka. Pero pag 1 million, parang hindi kaya ng utak mo, parang puputok. 1 million. Yung 3.5, alam mo kasi bibilin mo. Uy, magyayaki mix ako. Magsasabing ako. Pagkain pa rin eh. Kasi alam na utak mo gasdain yung 3.5, tama? Pero yung 1 million pumuputok. So adjust natin. Okay lang mo ba? Okay, parang medyo tumastas ang level of capacity. Pero nakikita niyo yung possibility? Yes! Now, maganda yung marketing plan? Yes! Okay, hindi pa dyan nagtatapos. Sabi nga sa English, wait, there's more. Aside from the very powerful and generous marketing plan, we have so many incentives. Okay, and one of our incentives, kotse lang naman. Sino gusto magka-kotse? Libre. Yung points na naipon mo, na kumita ka ng 153575, okay, hindi yan babawasan. Bukod sa kinita mong 357515, may points ka naipon na pwede mong ipalit at the end of the year, for a car down payment. Ito po yung ating Santé Auto Extreme Plus. Palakpakan nyo naman. Paano yung Santé Auto Extreme? Simple lang. Level 1, 50 pairs lang. 50 builders sa left, 50 builders sa right.
pag napuno mo yung 50 pairs na yon, meron kang car down payment assistance of 60,000. Pwede na? Yes. Di ba may mga nagpo-pro, mga mababa pa dito? Yes. Meron 40,000 lang, 30,000, ito 60,000 down payment. Alam ko hindi kayo na-excite. Alam ko kung bakit. Kasi madali yung pang down payment. Paano po yung monthly? Ito ang sagot. Every month, bibigyan ka rin ng monthly assistance for your amortization. Paano? If your group and you can maintain at least 5 pairs, 5 links a month, dito na rin ako mag-drawing. Pag umabot ng 50, bibigyan ka 60K. Clear? Pag na-maintain ng grupo na to, 5. Dito, 5. Meron ka 6,000 per month. Hindi pa rin kayo na-excite ba ganun? Teka na ha. Hindi tigli 5 yung 50. Yung buong 50 mo na tao dito, 5 lang. Ibig sabihin yung 50, 45 doon tulog. Ang gumalaw, 5 lang. Ang na-recruit, nagigisa lang. Pero meron kang pang-monthly galing sa Santé. Alright. Para lang ma-picture out mo, yung Almera siguro ang monthly nito around 12,000. So, ang i-shell out mo na lang, 6,000. Parang motor lang. Tulog sa motor. Tama? Pero dinadrive mo, Almera. Kung ayaw mo ng Almera, pwedeng Vios. Vios or Vios. Meron akong ano, partner. Gusto ko applyin yung ano, yung V10S. Sabi ko ng V10S. Yung Toyota V10S. Pakita ko nga. Yan o, V10S. Vios pala. Tapos Mariose. Sabi ko ano yung sports car. Vios pala, basa niya, V10S. Diba? Next level. Okay, we have several cars here. Galing eh. Toyota V10S. Ito po yung next. Sunod po dyan yung Avanza. Ang down payment is 120,000. Okay? Pag na-reach mo yung 120, ang monthly mo dito is 12,000. Clear? Ang i-maintain mo, 10 links. Nasusundan? Paano kung hindi mo na-hit yung 10, bumagsak ka sa 5? 6,000. Okay? Pero halimbawa, next month, na-reach mo uli yung 10 links. Balikan, ligaya, 12,000 uli. Malinaw? Next level, Civic, 180. Down. Andiyan pa ba kayo? Yes! Parang butang kayo eh. 180, monthly mo, 18,000. Okay? Ang links na i-maintain, 15. Pag bumagsak ka ng 10 links, 12,000. Pag bumagsak ka ng 5 links, 6,000. Pag bumagsak ka ng 4, ay mag-training ka ulit, ba't 4 na lang yan? Are we clear? Yes! Pataas yan ang pataas, pinakamataas natin, yan. Lamborghini Gallardo. Okay, pwede na i-cash yan. Cash ka na ng... Di ba? Para, pero may monthly ka pa rin matas. Ang laki ng problema mo, di ba? Ayaw mo... May 3 million ka. Ayaw mo ng Lamborghini. Bili kang cash. Tama? Eh, may monthly ka. Problema mo yan. May 250 ka buwan-buwan. Karga mo gasolina. At least nagamit mo. Hindi maganda yung joke. Okay. 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 Hindi pumasok eh. Basta magkakakotsi ka. Yun! Oh, kung dito, medyo nalulula kayo. Hindi, B10S. Okay. Oh, bukod sa ating pakotse, ito makinig kayo mabuti. Yung points mo ng kotse. Yung points mo ng kotse. Points mo rin sa travel. Hindi either or. Yung points na nagamit, sir, sa kotse, pasok din dito. Kahit kinlay mo na yung kotse, pasok pa rin yung points sa travel. Okay. We have average of 3 to 4 international travels. Ayun na, nagre-recruita na sila. 16,000, may suklet 12. Sumali ka na. Okay. Teka lang, para matapos. Basta may travel. 3 to 4 international travels a year. Ready your passports. Seryoso ah.
Last, the other month, February 8, may mga naiwan. Bakit? Akala niya, joke. Pati ito talaga, ha? Hindi ko na sabihin ko sino. Hanggang ngayon, inuutog pa yung ulo sa sobrang season. Ba't niya ako naniwala sa speaker? Totoo po, nilipad ko kayo dito. Magta-travel kayo, libre. Ang tagal nung palangpa. Okay, so pwedeng US, pwedeng Japan, pwedeng Sikihor, at dami po nating may asong doon. Okay, hindi, kidding aside, I just want this to be light and fun. But what I am presenting to you right now is actually 100% true. It has happened to so many of us. 100 po kaming umalis noong February para kaming mga bata. Tama? And hindi lang po yun. People ahead of us, nakapag-travel na to 20 countries, 30 countries, all expenses paid by Santé Party. Galing, no? Now, gusto niyo ba strategy? Yes! So ito, 2x2. Okay? Pero, baka naman, ilimit nyo lang ang kakausapin nyo sa 2. Uy, sabi, ito lang. Kinuusap mo 2. Tama? Tapos, di pa nakikinig yung isa. Di ba? Paano yun? So, this is actually, makakuha ka lang ng 2 serious business partners. Ang punto namin dito, pwedeng kumandar at kumita ka ng million after a year. Okay? But to get your 2 serious business partners, damihan mo, numbers game yan, tama ba? Yes. Makakailuman mo, 2, butaw pa isa. Hindi pa umaandar, pilain na, di ba? Tama ba, sir? Mapasali mo na lang, sabi 2 eh. Di ba? Tapos, yung in-invite mo, hindi lumalabas ng bahay, nandun lang, di ba? Shy type, di ba? Are you with me? Yes! Pero, siyempre, invite mo rin. Baka sakaling may kilalang makapal. But ito yung idea. Get your first 2. Your first month income will be 3,500. Malinaw? Yes. Ito yun. Now, your first 2 will get their first 2. Okay pa kaya? Yes. Nihintayin nyo, no? Second month. Okay. Ano nangyari dito, Kuya Aba? Tama nga eh. Bakit 22? 16. Ah, ito ba yung 4 directs? Hindi 2 by 2? 2. Pero 4 ang direct nito. Ah, 2 kasing version to. Meron 2 by 2 na straight. Okay, on your second month, you earn 12,000. Total, magkano? 22. On your third month, you earn... Hindi ito, kinuha mo dito, 4 ah. 1, 2, 3, 4. Yung 4 mo kumuha ng 2. Are you with me? Yes. Okay. On your third month, you earn... Pag pera, focus kayo, no? 46,000 on the third month. On your fourth month, 94,000. Uy. Ilan ang kinuha mo? 4. Yung kinuha ng 4 mo, 2 lang. Kausapin mo, 2 lang. Ha? Kasi pag nag-4, masisira ang computation. 2 lang muna. All your 4th month, qualified ka na, hindi Hong Kong, ngayon po ay Singapore. Then, on the 10th month, ito na yung total na kinita mo, umabot na po ng 6.1 million pesos. Qualified ka na sa car at marami kang barley. De joke lang. Explain ko kung ano yan. Yung bawat isang member dyan sa ilalim, gagamit lang at least 1 box, meron kang residual income of 146,000 per month. Isang box lang yung inamin ng bawat isang miyembro, ito yung commission mo, 146. Clear? Okay, so one sachet a day. Strictly. Bukas na ng sachet, itaktakan naman, lagyan ng tubig inamin once
a day. Bawal dumalawa. Pagdating ng katapusan, wala kayo inumin. Malinaw. Pag bitin, eh, bibili ka ulit. Okay, but the point is, kung ngayon ay, ano ngayon? March? April? April, May, June, July, August, September, October, November, December? December. 10 months. Tama ba mat ko? Yes. 10 months, pwedeng nag-total ka na ng 6.1 million. Alam ko naglalaro sa isip, lalo ng bago. Eh, siya, ma-perfect yung dalawa-dalawa eh. Eh, paano kung may butaw sa ilalim? Isa lang na-recruit. Di ba naglalaro sa isip niya? O kung nga, kalahati sa kanila, isa lang na-recruit. Tigas ng ulo, di ba? Dalawa na nga lang. Inis. Kalahatiin mo yung 6.1. 3 million pa rin. Eh, sir, paano kung yung isa, isa, tapos yung isa, kalahati lang na-recruit? Pwede ba? Hatiin mo yung 3 million. 1.5 pa rin. Tama! Eh, sir, paano yung 1/4 yung na-recruit? One, inati pa uli. Hindi ko lang paano kukompute nito. 750,000 pa rin. My point is, with this very simple plan, as long as you do your part, tama? It will trickle down the line. Hindi mo man ma-perfect yan dahil hindi mo naman mamomonitor yan. Kikita at kikita ka ng malaki dito. Kung gagawin mo, okay? Okay, I understand the some negative thoughts and everything. Ay, paano kung wala akong record? Eh, kasi may mga nag-networking na sa amin. Baka wala sumali. Eh, paano ko explain yung barley? Ang dahil mo iniisip, di ka pa naman kasali. Sumali ka muna. Tama ba ako? Tama, di ba? Baka malugi ako. Dahil iniisip, pinalo up ng sponsor. 2 weeks. O ano, nakapag-isip ko na. Ang dahil mo iniisip eh. Dalawang linggo na. Paano kung ganito? Di ba? Eh, nasa, kasali ka na ba? Hindi pa nga eh. Are you with me? Yes. Okay, so before I totally end, now I'd like to tell you that these things are actually happening. Okay? Actually, nandito ho itong tao na to. Isa sa patunay ng kinukwento ko ng marketing plan ay nangyayari sa totoong buhay. Okay, palakpakan po natin Mr. Joey Luyong. Andiyan, okay po lang atin. Andiyan po siya. Yan. Si Mr. Joey Luyong is a former fish vendor. Okay, but right now is a multi-millionaire because of this opportunity. Saan nagsimula? Naniwala? Tama? Naging positive? Tinrabaho? Nangyari? Nangyari. At hindi po siya tumitigil. Napakasipag na mama. Hanggang ngayon, pinipresent pa ulit-ulit ang napakagandang opportunity. Kasi ikaw man siguro na sa kalagayan niya. Nangyari sa'yo at alam mo maraming taong pwede matulungan. Titigil ka ba? Misa hindi na motivation pera. Ang motivation mo makatulungan. Tama ba? Next we have Mr. Leonardo G. Atas Jr. Okay? A good friend of mine. He actually introduced me to Santé Barley. Thank you, upline. Okay, kaibigan ko itong dalawang mag-asawa na to. Around 25 to 30 countries, libre. Hindi ko na pwedeng sabihin kung ilang million. Secret. Tama? For security purposes, hindi ko pwedeng sabihin more than 20 million ang kinita nila mag-asawa. Kasi, sabi ko ba? Okay, Mr. Johnny Francisco, okay, he's a first-year sabi niya, first-year high school graduate siya. Okay, bakit? Natapos siya yung first-year, graduate nga naman. First-year high school graduate, tumisigaw sa labas, naririnig ko. One of his bonuses, magkano? 505,000. This is just one of 3 bonuses in a year. Kasi may kaming performance bonus given annually, pero computed every 4 months. So kung 500 to times 3, that's 1.5 million bonus. Parang 13 month. Pwede na 13 month, 1.5 million. Galing, no? Ito yung sasakyan. May Ducati, may Montero, may SLK na top-down sports car, Mercedes-Benz. Mr. Giovanni Flores from Davao, from Mindanao. Si Mr. Giovanni Flores, dati po siyang panadero. Okay? Wala ho siyang idea sa ganitong hanap buhay. Ang alam niya lang, magmasa, magbenta ng pandesal. Clear?
Pero dahil ang opportunity nito ay welcome sa kahit sinong tao. Basta may pangarap ka, open-minded ka, tinrabaho mo from this house to this house because of the Sunday opportunity. Palakpakan niya naman. And from this face to this face, pogi-pogi. Uy, ang ganda ng girlfriend niya na. Ganda ng girlfriend niya. Maka Montero, naka Vios, V10S, di ba? Nabago yung buhay? Yes! If it happened to him, it can happen to you. Yes! Another one. One of our top leaders also, Mr. Gerard Gallego. He's been working in the U.S. for 8 years. Siya po ay Microsoft Certified Systems Engineer. Pero umuwi siya sa Pilipinas to study nursing. Kasi ang nurse, malaki ang sweldo sa U.S. So umuwi siya dito para mag-aaral. Hindi na ho na tinuloy ang pag-aaral niya. Kasi na-discover niya ang ganitong klaseng hanap buhay. And right now, consistent travel qualifier. Ang dami ng travel nito. Nakahuli ng malaking salmon. Diba? Nee, he has earned millions already in just more than 2 years doing this business. Palakpakan niya naman. And he's right here around the area. Okay. Now, okay pa kayo? Yes. Okay, siguro bibilisan ko na lang kasi I'd be calling in our area supervisors. Of course, para makilala nyo at magkwento pa ng konti about their areas at kung gano'ng kaganda ang opportunity. Tanong, maganda ba yung opportunity? Yes! Di ba? Ladies and gentlemen, siguro ang i-add ko na lang before I finally end, make a decision. Are you with me? Yes! Kasi ito kung pinakita ko sa inyo, happy-happy ka ngayon. Tama ho ba? Pero pag uwi mo, may challenge. Yung mundong ginagalawan mo for so many years, sorry ah, it's a negative environment na hindi pinag-uusapan ng pangarap. Tama o tama? Walang motivation minsan sa bahay o sa lugar ninyo. Tama ba? Imposible, parating ka pa lang. Ano name mo, sir? Chess. Andiyan na si Chess. Parang tayo. Diba? Di ba wala namang ganun? Kahit nga sa bahay nyo eh. Nag-meeting ba kayo ng tatay nyo? Anak, meeting tayo. Pag-usapan natin mga pangarap natin. Di ba walang ganun? Andiyan na si mami. Isang bagsak. Walang ganon. Sa mga lugar lang na to, na pag-uusapan, nagbubuksan ang isip mo sa ganitong oportunidad. Tama? Kaya hanggat ito'y sariwa sa isip mo, make a decision. Tama? Kasi pag uwi mo, ayan na. Andiyan na yung kalaban. Babalikan na naman sa dati. Tama ba? So hanggat sa yan ay sariwa, make a firm decision for yourself. How do you get your money? Mabilis na lang to. Nakukuha niyo po yan daily. Paano? Through ATM, Banco de Oro, BPI, China Trust, ang partner banks. Pwedeng i-cheque, pwedeng e-money or League wallet. Ito po yung universal currency within the Santé community. Okay, titext ka ng 12:30 for your commission. Okay, mabagal mo mag-release ng commission, araw-araw. Ilingkod mo kanina, makukuha mo na mamayang gabi or bukas. Wala mo palakpak yan. Available ang ating mobile application sa Google Play or Apple Store or App Store. Clear? Mga kapatid, I have done my part. Okay? Pero hindi ko tatapusin to hanggang di ko tinatawag ang dalawa sa aking mga aming mga kasama sa natumutulong sa network development sa buong Pilipinas at soon sa iba't ibang parte ng bansa kung saan natin palalaganapin ang Santé Barley Opportunity. Ladies and gentlemen, from North Luzon, let me call in Mr. Erwin, the blacksmith, Panday. Good evening, Santé. I couldn't hear you. Good evening, Santé! Good evening! Galing po ako sa bundok. Akala ko mas malamig doon. Mas malamig pala ang iton, kaya hawak ko pa rin yung hot water ko. I'm your area consultant, Erwin P. Panday. Huwag kayo magtaka, original po yun na Panday. Kaya every time I was introduced, ang sabi ko naman, ang pagbabalik. ng Panday.
Good evening, because this is my first time to be with you. Gusto ko lang sabihin that my journey has been a very fruitful, happy, and hindi pa tapos kasi nagsisimula pa lang. Let me relate to you my story. Pero dahil meron akong pinanghahawakan mula sa mentor ko sa first time ko sa network, ang sabi niya kasi, Erwin, success comes when opportunity meets preparedness. Sabay-sabaw tayo. Success comes, go. Success comes when opportunity go. When opportunity meets preparedness. Meets preparedness. Eh, mahilig ako sa formula. What's the formula for success? Sabi ko sa kanya. Success is equal to opportunity plus preparedness. Unahin ko na lang yung preparedness. Ilocano po ako. I grew up in a Christian home. Ang challenge growing in a Christian home, hindi pinag-uusapan ng pera. I love the Lord. My father is a minister up until now. Pero hindi namin pinag-uusapan ng pera. I grew up na gusto kong tumulong sa tao kasi Christian home. Ang maganda, nung nag-graduate ako ng college, nag-work ako sa DSWD. Regional staff ako ng Baguio or ng CAR. Maganda po yung pagtulong sa kapwa. At nahilap ulit ako sa isang pagtulong sa kapwa. Nag-full-time ako sa ministry. Yun po yung background ko. That was my preparedness. Pero alam nyo ba na kahit to those who have been in the ministry, even in the ministry, there are challenges. Agree? Yes. Amen pa yung sagot. I was really living my dreams with the ministry. I'm traveling around the Philippines. I'm traveling in Asia. Nagtitrain, nagme-mentor ako on leadership and team play. Pero nagkaroon ako ng pagkakamali with regards money. Dahil hindi ko siya naintindihan, nagkamali ako. It was a setback 2009 na ayaw ko nang balikan. I almost lost my faith in the Lord. My family even. My team. At lalong-lalo na yung patuloy pang mabuhay. It was a struggle for 6 months. Pero dahil panday ako, hindi tayo sumusuko sa bawat pagpukpok sa bakal. Lumalaban tayo. Kahit nakasalang ka sa apoy, lumalaban tayo. I need to conquer my fear about money. And that's why, nagnegosyo ako. That was my struggle. Pero sabi ko, ano namang opportunity meron? Kasi kung employment, I have nothing against. I would love to continue to be employed, pero meron ako natutunan na gusto ko rin i-share sa inyo. Pero ang karapatan ko sa employment, 15,000 to 18,000. Nakagraduate ako ng college, meron din ako pag-aaral na hindi ko lang natapos sa masteran, may experience ako, pero 15,000 to 18,000 per month. Ministry, national coordinator, 15,000 to 18,000 per month. Computed in 40 years na bubuhay ako, 8 to 9 million. Kinumputan ako nung nag-mentor sa akin eh. Sabi niya, Erwin, for the next 40 years, yan na lang ang value ng buhay mo. Magkano? 8 to 9 million. I object. Hindi yon ang value ng buhay ko. So I said, I need to learn my fears. So that was my preparedness. Now, opportunity comes. Network marketing. Relate ba kung ang una mong maging problema ay asawa mo? But I need to eat my frog. Sabi nila, kung ang first challenge mo ay kainin mo dapat yung pinakamalaki. That's why in America, sasabihin nila, eat your frog. Kinain ko yun. So I have a 90-day challenge with my wife. I'll do this. I've been learning it, studying it for 1 year. More than 20 companies. Sa mentor ko sa Santé, which is my first company in network, 3 months na. Okay na kami sa health. 5 ang kwento ko. 6 ang kwento ni Mrs. ko sa health. About business, 90-day challenge. Ang karapatan ko, sabi ng Mrs. ko, 15,000 per month. First month, 15,800 ang income ko kay Santé. Eh, napakaganda. Araw-araw pa naman nagtitext yan. Pwede rin kada buwan, after nung kada araw mo. Maganda o napakaganda? Third month, 13,800.
second month yun, sorry. Third month, 17,000 plus. And after that, hindi na ako bumaba sa 17,000 plus. After that. Ang natanim sa puso ko mula pagkabata is tumulong sa tao. That's why na-inlove ako sa DSWD car, na-inlove ako sa ministry. And the business that I chose is the opportunity that I need to do. Passion from the heart, tumulong sa tao. Sir Ian, thank you for showing the simulation a while ago. 2x2x2. Pero sinimula ko sa tatlo. First, 1 year and 6 months, I earned my first million in network marketing. It was my first time. Wala akong karapatan yon sa unang taon at 6 na buwan. And so my wife, of course, after 90 days, 1 year, 6 months, naniwala na rin siya. Ang kagandahan niya, when I tinuloy-tuloy ko yon, yung 15,000 to 18,000 na karapatan ko, naranasan ko rin in one day ang 50,000. Eh, ba't di kayo pumapalagpak? Ay, hindi ko maintindihan ang 6-digit monthly income. Kahit i-compute nila na bilog-bilugan pa yan, hindi ko maintindihan. Wala sa psychological wallet ko ang 6-digit monthly income. Pero siyempre, after maranasan mong 50,000 per month, anong next goal? 75,000. Nung maranasan mo, anong next goal? 100,000. Nung naranasan mo 150, anong next goal? Nung maranasan ko ang 350,000 sa isang buwan, hindi na ako nagduda. At di pa rin kayo pumapalakpak. At sabi nila, first time mo sa network, pwede bang magkasasakyan? Yes. 2015, car qualifier din po. Yes. At sabi nila, may travel din habang kumikita ka ng arawan, mayroong buwanan, may car points, may travel points. Bali, Indonesia. Salamat, Santé. Salamat, Santé. Ngayon ko mabibigyan ng super hug ang mentor ko. For the past 5 years, since 2011 na magsimula ko, ito yung nag-guide sa akin. Mentor Joel, tayo ka naman. Yes! Oh, kamay. Tapik sa puso, turo sa mentor ko. 1, 2, go! You're the man. Salamat, Mentor Joel. Salamat pinagtiwala mo yung buhay ko. He knows our struggle as husband and wife. We never knew about money, how to handle money. Pero sila yung nagpakita sa amin ng opportunity. At andito rin yung better wife niya. Baka makalimutan ko nanay ko. Nanay Verna, tayo ka rin. Please, let me honor you this time. Sherry is Mom Verna and Mentor Joel. Hall of Famer po yung mentor ko na yan. Ngayon, sabi nga nila, kopya business ang network marketing. Tingnan niyo yung buhok, kumukopya. Now, that is my simple success journey. Pero dahil naniwala ko that success comes when opportunity meets preparedness, ang passion ko pa rin, tumulong sa tao. Hindi nawala yung kagustuhan ko na tumulong. Ang maganda, ano ang mission ng Santé International? Mahina, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! To help people live better lives. Yung mga kataga, tatak sa puso ko mula pagkabata hanggang ngayon, kahit hindi ako nagkamali ng kumpanya eh. Pinapalakpakan yan. 5 years after, I made the research, nag-usap kami ng mag-asawa, sabi ko, gusto ko nang bumalik sa ministry. And sabi ng misis ko, di ba nagmi-ministry na tayo? Hindi po ako supported sa church, pero for the past 5 years, I have supported my family at umiikot kami sa Northern Luzon using Santé ang nagbibless para makagawa kami na magtulong ng tao. Pinapalakpakan ko. Maalala ko tuloy yung sinabi ni Sir Beckham, yung may isang David Beckham na Virgin Companies, Group of Companies. Sabi niya, kung ang negosyo mo ay hindi tumutulong sa tao, huwag ka na magnegosyo. Santé. Tumutulong ba tayo na maging malusog ang mga tao? Yes. Binubuksan ba natin ang kaisipan nila na pangalaga nila yung katawan nila bilang templo? Yes! Kung natutulungan natin sila at nagkaroon pa sila ng additional income, tumutulong pa rin ba tayo? Yes! Arawan, pwede? Yes! May dagdag na buwanan, pwedeng-pwede? Yes! May travel ba, pwedeng-pwede? Yes! May sasakyan pa, pwedeng-pwede? Yes! Kaya after 5 years, sabi ng wife ko, let's commit again for another 5 years. When I talk to our CEO, Joey,
Sir Paul. Thank you very much for showing that Santé really cares. Hindi lang sa mga... Kasi probinsyano ako eh. Nung nagpakilala ko sa kanila, probinsyano pa rin ako. Pero pinagtiwalaan tayo. Ako po yung area consultant ninyo ng Northern Luzon. 1 minute ko kumbinsihin mo kayo. Pumas siya naman kayo sa Northern Luzon. Baguio City, kilala nyo? Yes! Masarap ang pumunta doon? Yes! Ano ba yung mga tanyokyat na? Summer na eh! So, we have a branch in Baguio City. Sierra Madre Mountains. Gusto nyo bang maglakad-lakad? Mount Pulag, akyatin ninyo. Yes. The second highest peak. Nasa Northern Luzon yun. Gusto nyo sumama doon? Yes. Kasama ang team ninyo? Yes! Pwede akong tour guide. Join us in Northern Luzon. The opportunity is very fresh. Bundok man yan, pero aakyatin mo yan na tuwang-tuwa ka at pagbaba mo, punong-puno ka ng pag-asa ulit na i-share yan sa mahal mo sa buhay, sa teammates mo, sa mga tao na nag-aantay sa mga tulong mo. Amen? Yes. So, my number is, nag-plug ng number eh. Ibibigay ko na lang po mamaya. Balikan niyo ako after this talk. I'm really just enjoying this time kasi sabi ko, kung magsasalita ko sa harapan ni Santé, actually hindi ko pa rin sasabihin ko, magkukutba ako, hawak-hawak ko pa yung kam. Para lang unique na maalala nyo ang panday, ganito na lang no, tumayo na lang ako kung anong suot ko kanina, kahit puyat na puyat, ganito pa rin. Pwede? Yes! Success comes when opportunity meets preparedness. Preparedness, believe in yourself. Opportunity, believe in your company, believe in your product, believe in your mentor, believe to those people who are willing to be helped through you. Amen? Yes! Anong success? Eh, pag ginawa mo na yun, because God has a plan for you to prosper you, not to harm you, to give Amen. You a better hope, Amen. To a better future. Agree? Preach! Yes. Come on! Eh, creation ng wealth, ibinigay naman sa atin ng Panginoon. Ang tanong lang, tumutulong ka ba sa tao? Yes. Eh, yun yung business ng Santé International, pagtulong sa tao. Are you in the right company? Yes! Mahina, are you in the right company? Yes! Ako po si Erwin Panday. Ang area consultant ninyo, I'm a Platinum Diamond Executive Director and happily on gas. Yes! Ako po muli, palapala ni Sir Erwin Panday! At dahil international tayo, today is very special. We are so lucky to have one of the Middle East pioneers. Okay, he's been doing the business for quite a while now. Pero ngayon, siya po ay Gold Executive Director na in Dubai. Bumisita siya dito. Para kayo nasasak ha. Hindi kayo makapaniwala. Ladies and gentlemen, one of our top leaders in the Middle East, and soon the whole world. Palakpakan po natin ang malupit, Mr. Eli Boy! Thank you so much! Good evening! Kumusta po kayo? Miss Bing, gusto kong magpasalamat sa magandang pag-welcome mo sa akin. Ito pala yung welcome sa akin, mag-share ako sa harap. 7 days pala ako sa Pinas, so kagaling ko lang ng Dubai. And paano ba? Binigyan niya ako ng 5 minutes and 1 hour para mag-share. Okay lang. So, pero gusto kong gamitin yun para magpasalamat na lang ako sa bakit ako napunta sa Santé. Okay, gusto kong magpasalamat kay Lord kasi nga nakilala ko si Santé, of course sa kanya. And sa upline ko si Martin, alam mo dito siya kanina, andyan siya eh. Okay, ayan, thank you bro. So kung di dahil sa'yo, wala ako sa Santé, nakatrabaho ko siya before. And so may upline June Francisco, thank you so much, father of Evil Driven. And to all my team sa Dubai. Of course, special ngayon kasi andito yung parents ko. Kinidnap ko sila. sabi ko, mamash lang tayo sa Robinson Galleria. And sabi ko nga, from Palawan po kasi ako. So, sinurprise ko sila na pupunta rito kasi gawa ng birthday po ng aking bunso. So, sabi ko, paluto ako ng suman, dalhin niyo dito sa Manila. Hindi niyo dalhin pala, may taong pupunta rito sa Manila para magdala niyan.
And surprise, sabi ko, kayo magdadala, may ticket kayo, punta kayo rito. Bakit ko sinishare yun? Bilang isang anak po, pag napapunta mo yung mga parents mo rito, panalo sa akin yun eh. Kasi magulang din po ako eh. Okay? Kung may mga kamag-anak mga kayo sa Dubai, sa ibang bansa, na yearly umuuwi, minsan taunan, 3 years, 4 years, minsan di na halos nakaka-uwi. Tama? So, makaka-relate kayo. Kasi kami mga OFW is talagang ginagawa naman namin yun for our loved ones. So, thank you ma'am, dad, dyan sa likod. Of course, my better wife, Lai, Laura, and kasama ko sila lahat dito. Actually, family talaga. Dinala ko dito. Ito yung maganda eh. Ito yung maganda sa business na to. Family business po talaga siya. So, family, pwede siyang gawin ng pamilya. And, sino ba talaga ako? Okay? Nag-start ako dito. Laking Palawan po ako. Sino may taga-Palawan dyan? Laking mahirap po ako. Sobrang hirap. Remote area po kami. Nagdaral po ako. Working student ako. Nakatapos ako ng mechanical engineering. Sarili kong sikap po. And, after that, kasi probinsya, hindi ka makakopera ng maganda. Ang thinking ko kasi noon, pag OFW, pangarap ko na talaga mga ibang bansa. So, way back 2009, nagtrabaho muna ako dito, 2003, nagtrabaho sa Manila, tapos nag-decide ako 2009, magtrabaho na Saudi. 3 years po sa Saudi. And, thinking na, sabi ko, makukuha ko yung mga pangarap ko. Pero, sadaling salita, wala pa rin. Umuwi ako ng Pilipinas, tambay ako for 6 months. And pag OFW ka, pag tambay ka sa Pilipinas, wala kang pera sigurado. 6 months, and doon ko nakilala si Santé. Yun nga, nagpakilala sa akin si Santé, through product. And yun po yung nagbigay sa akin ng opportunity. Kaya lang, and pag nag-start ka sa ganitong klaseng negosyo, pag wala kang trabaho, medyo mahirap din, wala ka rin panggalaw. So, I decided na mag-abroad ulit. So, nag-abroad po ako Dubai. Pero sabi ko, this time, iba na to. Kasi, kasama ko, yung negosyo ko, si Santé. Sobrang challenge, 2013, ang dami kong challenge po nung nag-start ako sa Santé. Kasi walang opisina sa Dubai. Kailangan kong magpadala ng product from here. Inaharang po ng costo. Inanapan ako ng papel. Ang goal ko, ang aking advocacy is tumulong sa kapwa. I-share ko yung product. And I started po sa isang banig na capsule. And yung isang banig na capsule na yun, doon po lumaki yung grupo. Napasok ko po yung isang organization ng Couples for Christ. And under Couples, ang daming taong may sakit. In short, kaya lumaki din po yung grupo ko because of the product. So kung may duda pa kayo sa product, huwag na pong magdudahan. Sobrang ganda po talaga. And sabi ko nga eh, family ko na lang eh. Siguro kung hindi ko nakilala yung product na yun, ayan po yung panganay ko, binibidyohan niya ako. Siya po yung pinaka-testimony ko sa product. May allergy po yan. Pag kumakain ng mga madalansang pagkain. And true barley, siya po yung testimony ko. Kaya, kung tutusin, sa mga challenge na yun, gusto ko na mag-give up. Kasi halos lahat ng sahod ko po, doon na lang napunta. Could you imagine, papadala ko na yung product, kinahara ng custom, tatanungin ka, dalawa lang, either ibalik o sunugin. Sabi ko, huwag niyo pong sunugin, ibalik niyo na lang. Pag binalik, kailangan kong ipadala ulit. Kasi masisira ako sa tao. Pero, yung pera, magagaling na sa akin, pamasahin. Ilang taon po yun, tiniis ko po yun. 2 years. Until, sobrang pasalamat ako ngayon kasi grabe, yung isang leader doon, si John Espanyol, kung kilala nyo. Through thick and thin po talaga ang pinagdaanan namin. Butas ng karayong po, pinagdaanan, bago nabuo ang Dubai. And to cut the long story short po, nag-salbo kami noong 24. So, ang inyong lingkod po, nag-qualify po ako sa Georgia. Five days or 4 nights. And, nakuha ko rin po yung position na Gold Executive Director. Yes! Ito lang. Ito naman sasabi ko.
ayaw ko kayong kwentuhan ng income. Kasi, sa totoo lang, nasa isang magandang kumpanya rin ako sa Dubai, government company siya, okay na yung sahod ko. Okay na. Ang ikikwento ko sa inyo, yung kita ko dito sa Santé, hindi po nababawasan. Savings ko po siya. 3 years po yun. Savings ko lang siya. And dito kayo makaka-relate. Ang dami mga OFW hindi makauwi kasi until now, walang savings. Tama? Ito lang yung sabi ko sa kanila eh. Kahit anong laki ng sahod mo, kung yung drum mo butas-butas, hindi mo mapupuno yan. Yes. Kung ano yung laki ng sahod mo, yung laki ng obligasyon mo. Yun lagi kong sinasabi sa kanila. Tama? Nakaka-relate kayo kung may mga kamag-anak kayo sa ibang bansa. Totoo po yun. Magugulat ka po, 35,000 ang sahod, dirham. How much in peso? 400,000. Pero kahit pang renew ng sasakyan, wala. Ano nangyari yun? Kahit ako, hindi ako makaget over. Kasi sa akin pa manghihiram. Di ba? Downline ko po siya. Ayaw ko na siyang pangalanan. Pero until I found, doon lahat yung family niya, dalawa yung car niya, and tatlo yung credit card. Kaya pala. Yes, ganun. So, 5 minutes na. So, bago ako magtapos, ito lang. Sa mga first-timer, sa mga first-timer po, pasalamatan niyo po nag-invite sa inyo. Kasi, sa totoo lang, pangarap po lang daw magsalita rito. And, pure Tagalog lang siya kasi Pilipino naman. Pero, sa ibang bansa, English po talaga. Wala kang choice. Diba? South African dyan, Indiano dyan, local dyan. And yung inyong lingkod po, nakapag-share na rin po ako doon. Full English po. Yeah! Kaya, hindi ako magtaka, bakit nakapagsalita ako ngayon? Sabi, Tagalog naman, madali lang yan. Okay? So ito lang gusto kong iiwan sa mga first-timer. Ang si Santé po, ito lang, hindi ko naman ina-advise mag-resign. Kahit sa mga business partner ko, hindi ko ina-advise mag-resign sa kanila. Kasi hindi siya duplicable. Tama. Pag nag-resign ako, hindi ka ako kayang kopyahin ng business partner ko. Huwag ka lang mag-resign muna. Nung nag-elementary naman tayo lahat, di ba? Tama. Nagtanim ng munggo. Munggo. Yes. Hindi ko na isasulat, ha? Pag nagtanim ba ng munggo, ang munggo, pag binasa, may togi bukas? Yes! Tama. Kung gusto mo magkaroon ng togi, tanim ka ng munggo. Kaya lang, buhay po ng togi isang araw lang. Kung gusto mong magkaroon ulit ng togi, tanim ka ulit ng munggo. Tama. Sad to say, hindi naman paglalapas tangan sa employment, is employment pa rin ako, pero yun po yung empleyado. Pag hindi ka pumasok, walang income. No work, no pay. Sa Santé po, ang tinatanim natin dito, mangga. Okay? Pag nagtanim pa ng mangga ngayon, may mangga bukas? May tumunggo? After 1 month? Wala pa. Minsan, after 6 months or 1 year. And after 5 years, aani ka. At pag umani ka, kahit ikaw mismo, hindi mo na siya kayang ubusin. I have my mentor, John Francisco. 6 years na po dito. Kahit siya mismo, hindi niya kayang ubusin. Kailangan niyang i-share. Yun po yun. Yun yung mangga. Na kahit kapitbahay mo, bigyan mo, hindi pa maubos. Ang tinatanim po dito sa Santé, mangga po. Okay? And, hindi ko sinasabing mag-resign kayo. Hindi ko sinasabing iwanan niyo trabaho niyo. Ito lang. While nagtatanim ka ng munggo, magtanim ka ng mangga. Tama? Isabay mo na. Yes! What is 1 hour? I have a lot of business partner in Dubai. Sabi nila, every weekend lang po ang available namin. Makakasambahin po ito. Marami. Sabi ko, huwag niyong ispulin ng one day off or 5 hours. Sabi ko sa kanila, nung nasasante na kayo, milya-milya na ang layo niyo sa mga kapareho ng trabaho. Swerte niyo, napunta kayo rito. Okay? And with that, medyo mahaba na. Ito lang iiwan ko sa inyo. Ito yung quote ng lolo ko. Kilala niyo si Warren Buffett? Kilala niyo? Lolo ko yan. Sabi niya, if you don't know how to make money while you are asleep, you will work until you die. With that, thank you very much, and I'm Eli Catayona. I'm blessed.
applause. Mr. Amy Boy Cabrera, palakpakan naman po natin. Now, from the north to Dubai, now down south in Cebu, nagkakaroon ko ng twang, okay? Because this guy's knowing him for a very short period of time, we have established a relationship already. Pakaisipin nyo ang relationship namin, ha? Mga kapatid, a good friend of mine, okay? Cebu and the Visayas is going to be big in the couple of months because of this man. Yes. Ladies and gentlemen, our area supervisor for the Visayas, Mr. Matthew Mahine! Gentlemen, taas ang kamay ng mga lalaki, taas ang kamay. Ako hindi magtaas, alam na this. Okay, sa mga lalaki, you can call me Matt. What's my name? Matt! Sa mga kababaihan naman, taas ang kamay ng mga babae, nagtataka pa sa atin, babae ba talaga ako? You can call me anytime. Alright? Kapag-chesty, sana yung pinagkita na kasama ko ito, baka hindi na ako makapasok na bahay. My name is Matt Kahilog, I am from Bohol, yes. Doon na ba yung mga Bisaya, dali? Anak. So ako po ang pinsan ng Tarsier, nauna lang ako magsalita, kaya pagpasensya din po, sana po kayo ay masaya. Grabe, natatawa sa nagsirigot pag umutot dyan, alam na ha. Okay, so tonight why am I here? Well, I have been in the field of edutainment for the last 20 years. Sabi mo ha, 20 years! So yes, I am in edutainment. Sir Matt, what is edutainment? Educational entertainment. Kaya tinan mo na lang yung mukha ko, mukha ng entertainment. Tama ba? Okay, I am the CDO, I am the Chief Disturbing Officer. So my goal in the next 5 minutes is to disturb you. Sabi mo nga, I am disturbed. Kung hindi ka pa disturbed, tumingin ka ulit sa pagmukha ko. Are you feeling disturbed? Alright. So I'm about to disturb you, but this... Grabe na mukha ito. Mukhang disturbing ba talaga? Grabe ka naman! Alright. So tonight, I would like to disturb you by telling you how I started. Would you like to hear my story? Yes. Yes! Would you like to hear my story? Yes. Yes! Para naman kayo hindi excited. Would you like to hear my story? Yes! And this is how I started. My story starts. By the way, before I start, I'd like to remind you of three things I learned from one of my good friends, Johnny. Johnny Franchise, in June Francisco. Sabi niya sa akin, you know, oh, Johnny Franchise, para sa sino, ha? International, Johnny Franchise, ha? Okay. Nung sabi niya sa akin, you know, Matt, we are all stories bound in skin. English yun, galing talaga ni Bart Edgman. Parang pangalan ni Sir Bart Edgman. Tapos sabi niya sa akin, learn to tell your story, and when you do it with a little drama. So dahil malungkot naman ang buhay, magpapatawa na lang ako, hindi na lang drama. But this is how really my story started. How I started with Santé was last year, meaning bago pa lang ako, taasan kami ng mga bago dito, taasan kami ng mga bago. Bago, yung hindi na masyadong bago. Ano po, luma. Ano po, yung iba, talaga ayaw magtaas na kamay? Walang participation? Sige, pag di mo tinasya, makangamoy yan. Okay, so when I started out, really, I started out September 12 of 2016, that's last year. And my story starts with my mom passing away. My mom died last year. Sino po dito may mga nanay pa? Taas ang kamay. Sino dito ang nanay na? Sino dito ang mahilig sa nanay? Kayo, mamas boy, kayo mamas girl, kayo kung ano nung pinag-iisip nyo. Mahilig sa nanay. Now, if you have your mom, could I ask you that when you go home, or if your mom's here with you today, could you tell your mom, Mom, I love you? Because I can. And I would like to greet your moms. Sana I can greet my mom, but I'll greet my mom through your moms. And I want to tell you, all moms dito, lahat ng mga nanay, pwede ba palakpakan natin yung mga nanay? I love you all, thank you, because I can't say that to my mom. She passed away of cervical cancer last year. And so being the family man that I am, naghanap po ako ng paraan para hindi siya maulit sa aking asawa sa tsaka sa aking mga anak. Kasi pareho pong babae yun. Yung asawa ko, malamang babae talaga yun, no? Saka yung aking mga anak, dalawang anak yung babae. Sir, grabe ka naman mga tao. Ikaw talaga. Okay. So, sabi sa'yo, papatawa nila ako. So, yun, babae po sila. So, I had this fear. And you know, the funny thing is, when I walked into Santé, ang unang-una ko nakita, sabi ko, ha? May testimonial lang, stage 3, cervical cancer. And I told my God, from the bottom of my heart, you got a weird sense of humor, boss.
Come on! Di ba? Grabe, kamamatay lang na nanay ko. Paglakad ko sa Santé, una ko nakita gumaling sa stage, she cervical cancer. Sabi ko, Lord, ba't di mo pinakita na maaga-aga? Sana naagapan si nanay. But you know, in his little way, God was telling me, brother, my son, Matt, this is not just for you. Ito yung para sa mga tao na uupo ngayon sa iton, sa harap mo. Kaya palakpakan mo, Panginoon. Aren't you happy? Can you say, I am blessed? Yes. Say it from your heart. I am blessed. I am blessed. All right, you are blessed because you're in the right company. Alam mo kapatid, and I realized ko lang as I was looking to Santé as a source of health. You know, naisip ko lang, ang ganda pala ng business. I mean, kasi nakita ko ang ganda ng produkto. Sino po dito nakatry na ng barley? If you haven't, you go to Starbucks later. You ask the waiter, could I have a cup of water? Then you mix your barley. Then you make pa-cute. This barley is nice. Oy, try mo. Sa mga distributor, try mo. Maka-prospect ka pa. Sir, what's that? Oh, this barley. Pasosyal ka lang. Alright, so, going back, nakita ko ang ganda ng produkto. And I realized something. When the product is good, business follows. Can everybody say that? When the product is good? Okay, when the product is good? So nag-isip ako, sabi ko, wala namang masama kapatid na magdegosyo, tama po ba? Yes! Kasi take note, ilan po ang gulong ng kotse? Ilan ang gulong ng kotse? No, lima! Tandaan mo na ang kotse may reserva kapatid. Tama? Tama? I want you to imagine this. Ang kotse, pag binunutan ng susi, ay patay. Ikaw hindi naman di susi, parating buhay. Pero kung ang kotse kailangan ng reserva, kapatid, bakit ikaw hindi mo kailangan? Wala pong masawa sa pagkakaroon ng extra income. Tama po ba? Yes. And so I discovered, sabi ko nga, really the best, the grass is greener with Santé barley. Yes. So you know, I'd like to thank, I'd like to follow suit yung mga naonang mga sharers natin. They really thank the people who started them when they first met this kind of direct selling business. You know, I have here in the crowd, yung isang sa mga taong naniwala sa akin when I first started. And I'm so very blessed that he is journeying with me to this day. Kasi kung di nyo po natatanong, malamang hindi mo nga tinanong, ano? Hindi po talaga tayo bago sa ganitong klaseng industriya. Medyo tayo po ay may mga nakilala na rin. Kung sinasabi nga, itanong nila na, Sir Matt, naranasan mo na ba kumita? Totoo bang kumikita sa ganitong klaseng industriya? Opo, kasi minsan sa aking buhay, naranasan ko na pong kumita ng 30,000 sa loob ng isang araw. Hindi ko yan sinishare sa'yo para magyabang ka. O para magyabang ako, sinishare ko yan kasi naniniwala ako. Sino po dito naniniwala pwedeng gumanda ang buhay? Taas ang kamay? Kung naniniwala ka pwedeng gumanda ang buhay, pwede mong paniwalaan mo na pwede mong kitain din ang ganong klaseng magbabago ng buhay mo, yes? Because we start out sometimes as extra income, but really what we have here in Santé is life-changing income. Would you believe that? Yes. Kung naniniwala ka, palakpakan mo nga yan. Sige na. Grabe. So again, going back, sabi nga, wala naman masama ang negosyo. So I did business. And from the start, there's this person who believed in me. Guys, could we all give a round of applause, a rousing round of applause to my mentor, my friend, and my brother. He's right there at the back. Kala niya, Aaron De La Cruz. Thanks, bro. Really, from the bottom of my heart, thank you for believing in me. Thank you. Also, I've been able to work with... Alam niyo guys, ba't napakasarap sa Santé? Tanong niyo sa akin, bakit? Bakit? Yung medyo malakas. Bakit? Yung medyo galit. Sige, pa-cute to you, medyo pa-cute. Bakit? Kasi you get to work with the best people in this industry. Guys, our board of directors have a combined 60 years of experience in what they're doing, pero hindi lang yon. You know, they have the heart. Kasi sometimes people have the head, but they don't have the heart. I am blessed to be working with men who have the heart, the head, and the hands for others. A round of applause to our CEO, Sir Joey Marcelo, to our CEO, Sir Paul Caliwa, to the rest of the board of directors, to my MetDev family, dinulat niyo ako, hindi ko alam, share ako ngayon gabi. But still, I am privileged to stand in front of you and tell you, really, really, the grass is greener in Santé barley. But before I go, I'd just like to tell you a quick story. Okay lang po ba? Yes! It's a story of now and later. Do we have a pen somewhere here? Yeah, because I just really like to write. Pasensya na kayo, ang sulat ko, sabi na professor ko, para lang yung hieroglyphics, Mr. Cahilog, hindi mo maintindihan. Sabi ko, okay lang, payama naman, sa mukha binaw eh. Parang nabatrip ka bang, joke lang yun, hindi ko talaga, hindi ko mabiro, okay. So, alam mo, nag-iisip ako mag-negosyo, sabi ko, why do I really, ba't ka ba kailangan mag-Santé? Because, you know, some of you might be thinking, Santé is good, but I'm gonna do this later na. Not na now.
Maybe later. Well, grabe ko. Sige, huwag na mamoy dito ha. Alam na. Aliit na. Pero ito na lang, tingnan mo na lang dito. I believe there are only two seasons in the time of man. In the time of man, we either only have now or we have later. So ano yung dalawa? Now and? Later. Later and? Now. So hindi mahirap tandaan. Now and later. Now, practical ako mag-isip. And I won't tell you that you won't fail in Santé because you have the possibility to fail wherever you go and whatever you do in life. Yes? 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 Yes. So ngayong gabi ito, hindi ka makakarinig sa akin na sales talk, real talk lang kapatid. Okay lang ba yun? Yes! So alright, so we could fail, we could succeed. We could fail, we could succeed. Alright, so let's see. If I could fail, and I do this later, let's say 60 years old na ako, tapos nag-fail ako, do you think you can actually recover from that failure? O yun na yung ikamatay mo? Grabe. Naubos lahat. Nag-negosyo ko at nalugi. So, sige. Huwag na natin. Baka naman sabihin mo, Sir Matt, kung mukha ka na ni Andrew E, napaka-negative mo pa. Sige. Sige. Maging positive tayo. What if nag-succeed ka by age 60? By later? Do you think you can enjoy the fruits of your success? When you go to Boracay, the kids will say, Mami, Mami, oh, look at her swimsuit. It's gusot. Hindi lang, balat mo na pala yun. Sa mga kalalakihan, pag na-top down ka, pag top down mo, kasi mo, top gun ka na rin. Match na, panot ka na, kalbo ka pa. Walang patama sa kaibigan kung namumuti ang buhok. Erwin, hindi ba na? Alright, may practical akong tao. So I told myself, if I'm gonna do this now, let's see, I can fail. But I'm only 33 years old. You guys are still young. I believe that. So if you fail now, imagine, makakabawi ka pa kaya sa buhay? Yes? Yes? Alright, but let's be positive. Who's positive here in this room? Alright. So I love talking to you guys. You are so positive. Come on. Alright, so if you're positive in this room, tapos sasabi mo, I can do this now, I can succeed now. Masarap ba mag-succeed now? Yes! Let's say 2 or 3 years from now, you're living the life of your dreams. Masarap ba yun? Yes! Hindi mo magbabakasyon ka, sabihin mo, nanay, paikuti mong globo, ituro mo ko sa tumama, dalili mo dun, tayo magbabakasyon! Yes! Nakakalala. Bibigyan ko lang ang tamo ng punta suit gas na kapatid mo si ate. Itong 15,000, pag hindi mo ito naubos in 5 minutes, hindi ka na makaulit. Masarap. Masarap. But it all happens if you decide now. Mga kapatid, I challenge you. You can do this now or you can do this later. But when is the best time to do this? Now or later? Now! Now or later? Now! So when is the best time to do a business? Now or later? Now! And when is the best time to do business? Now! No, it was 5 years ago. Now is the second best time to do business. Yeah. But you know why this business is so astig? Sabi mo mga astig. Because I'm about to introduce to you tonight someone who I've really met. And really, you know, my job is just to intro him. Taka-intro lang po talaga ako. Nag-aksaya lang ako ng oras niyo. Sana may natutunan kayo sa pag-aksaya ng oras niyo. I'm about to introduce a guy who... Kaya tatawa ko, tumasik ko na yung laway ko. Okay lang mama, nakakayaman yung laway ko. Magdatalsik. Huwag mo na ka baka nakakaya. Sabihin mo. Okay? Alright. But really, what I'm about to do here is I'm about to call someone in front who has been my personal hero. Meron ka bang mga na-meet sa taas sa buhay mo na naging hero mo? So you know, when I introduce this person in, when he walks in, I want you to go crazy. Pwede ba yan? I want you to go crazy kasi this man, sabi ko sa inyo kanina, we're so blessed to have people who not only have the heart, they have the hands and they have the head for what they're doing. But I have never met a man who's such an awesome family man. Galing na tatay, saka galing na asawa. Sobrang husay na pinuno, the leader who really shows us vision. And I have never met a man with so much discipline that he was able to convert himself to an athlete, a triathlete. So, alam mo, without further much ado, guys, to give us some good news. Gusto niyo ba yung good news? Yeah! Sino gusto ng good news? Pumalakpak ng isa! Alright, to give us the good news, the man with the plan, ladies and gentlemen, go crazy for none other than our Iron Man CEO, Mr. Joey Marcello! Europe's and Danny Matt. Well, thank you very much, Pat. Para para Matt, si Matt.
Kanina pa ako, I was sitting in my office a while ago. Ang dami kong gusto ikwento eh. Sabi ko nga, closing ako ngayon, pero ang dami kong gusto ikwento. I don't know. But anyway, as promised, later on I'll show you a video. It's an amateur video which I took when we went to New Zealand. But I'll be showing it to you later on before we close the presentation. Overwhelming. I just arrived late last week. Mga nangyayari sa amin mga nakarang araw. Kwento ko lang sa inyo. I just arrived from Dubai. Nagulat nga ako na dito pala si Ellie Boy ngayon. I just arrived from Dubai. But prior to Dubai, galing kami sa New Zealand. We visited our farm and our manufacturing facility. Overwhelming. When we arrived in Dubai, we've celebrated our Salvo 2017. Salvo is our annual event. Sinabay na rin namin, yun yung grand launching ng Santé in Dubai. Overwhelming kasi when we started in Dubai, purely Filipino, all Filipino. Pero when I arrived there last a few weeks ago, and then when we held our Salvo event, nagulat kami, ako personally, siguro nasa ano na, estimate ko mga 70-30 na. 70% Filipino pa rin, syempre, 30% other nationalities. Alam mo yung overwhelming during the event? Kasi whenever we celebrate our event here, alam mo naman mga tiga Santé, ang paborito namin dito, picture taking. Pag nakikita-kita, may picture. Alam mo nakaka-excite, after the event, alam mo yung mga magpapapicture sa ibang lahi. Iranian, Bangladeshi, Nigeria, meron doon kumpleto pa, kinumpleto yung buong Africa eh. Sir, I have a group from Africa, from Uganda, from Kenya, from Nigeria, isang grupo lang. Kaya sabi ko, wow, this is really happening. This was just a dream. Today is 2017. Okay, this is my 17th year in the business of direct selling. Okay, this was just a dream day one. Okay? Because ako personally, ang goal kong day one is to learn this business of direct selling. Okay? If you'll ask me, okay, I'm the last person to join a business like this. Okay? I love to call this direct selling, but people know this business as network marketing or multi-level marketing. Tama ba? Okay? Ako yung last person na may invite mo sa ganitong negosyo. Just to present to you my background before I tell you yung story nangyari sa New Zealand. I'm an engineer by profession. I graduated in De La Salle University. After 2 years of working, nag-MBA ako. What is MBA? Master's in Business Administration. Paano mo ako ma-invite sa networking? Maraming nag-attempt mag-invite, hindi nag-succeed. Okay, until yung kaklase ko ng high school, in-invite ako for a dinner sa Intercon Hotel. Imbitahin ka ng dinner, Intercon Hotel. Sama ka, hindi? Sama! Ito nga, sumama kayo, Intercon pa, di ba? So, Intercon Hotel dinner. To cut the long story short, I was cheated. I was kidnapped. It's a network marketing presentation. When I arrived in the venue, okay, na-realize ko, sabi ko, bakit yun? Ang dami-daming taong ingay-ingay nila. Naisana ko, it's either network marketing or Bible study. Nung papalapit ako ng Power of Faith, nandiyan ko nagsisigawan sila, grabe, grabe, power, power. Sabi ko, walang Bible study na nag-grabe-grabe at nagpapawer, power. Honestly, during that time, I felt frustrated. Number one, I'm hungry kasi pin-repair ko yung sarili ko for dinner. Diba, naghanda ako. Ewan ko yung basa nyo, naghanda talaga, di ba? I was so frustrated. I sat in the third row. I never listened to the entire presentation because I was so frustrated. Ang iniisip ko lang is anong sabihin ko sa kaibigan ko para hindi siya mapahiya. Gusto ko sabihin sa kanya na ayoko in a nice way. After the presentation, I was about to go out. Okay? Inawat ako ng kaibigan ko, sabi niya, bro, 5 more minutes, may magsalita lang. After noon, uwi na tayo. Sabi ko, wala talagang pagkain, uwi na, sabi niya. Pero that 5-minute talk of that person became an hour, pero it opened my mind. Okay, he's a 21-year-old who never graduated in college, pero ang story niya that time, nakabili siya ng kotse cash, hindi ko maintindihan yun. Parang nangyari, hindi nakagraduate yun ng college, ako nakagraduate ako, may MBA ako, pero never ako nakabili ng kotse cash. Nararamdaman niyo yung nararamdam ko that time. Bottom line, I joined that business. Wala akong pera, kinard ko lang. Alam niyo, realize ko nga pala that time, hindi ko lang naalala. 7 years ako employed that time, pero nung bayaran na, wala akong pera. Buksan mo yung credit card account ko, punong-puno, buksan mo yung bank account ko, walang laman. Buti na lang, ang blessing ng time na yon, merong credit card. So, kin-credit card ko yung enrollment dun sa business, yung joining fee. To cut the long story short, for me, that was the best decision in my life. Okay. Ang objective ko lang, may trabaho naman ako, hindi ako nag-resign eh. Nung nag-resign sa trabaho, ang objective ko lang, pag-aralan, ano ba talaga ito yung industry ang to? Why is it that in this kind of a business, I can see ordinary people earning extraordinary income? Ang hirap intindihin nun.
Naintindihan niyo ba yun? Bakit ordinary lang naman yung mga itsura nito mga taong to, but they are earning huge. My goal that time is not to earn. Simply because I'm already earning. I have a good position in my company. Okay, ang goal ko lang ng pag-aralan. Okay, pag-aralan ko ano mga ginagawa nila. Because if I won't do something right now, alam niyo yung isa nag-open ang mind ko? Okay, yung mga realization ng mga nagtotok sa harap eh. Sabi ko nga, o nga, no, I love my job right now, pero ang tanong, ilang taong ko kung gagawin tong trabaho nito? Yun lang yung question ko sa akin eh. Kasi during that time, ang hindi ko maintindihan at hindi ko matanggap, even yung presidente ng kumpanya namin, nadidinig ko kung paano sinisigaw ng mga may-ari ng kumpanya. Could you imagine, kung tutuloy-tuloy ako sa kumpanya yun, balang araw maging presidente man ako, sisigaw pa rin ako. So ang realization ko that time is to prepare for the future. So I never resigned. Nagtrabaho pa rin ako ron. To cut a long story short, after 1 year, I decided to work full-time on that business. And as the saying goes, the rest is history. This is already my 17th year. And if you'll ask me, what's one of the best decisions in my life? When I said yes to the person who invited me. Said yes to join? No, said yes to join him in that presentation. Could you imagine kung in-Indian ko siya? Well, I think I'm doing something good right now as an employee because maganda naman yung pinag-aralan ko. Pero hindi ko mararanasan yung nararanasan ko ngayon. Ngayon, during the early days, babalikan ko lang yung kwento kanina, during the early days, ang pangarap lang naman namin napakasimple. To build this business to the next level. Ano yung sabihin to the next level? Not only build the business in one country, but build it in several countries. Santé, okay, we will be celebrating our 10th year anniversary this coming August 9 of 2017. Wow. So by the way, for our first timers, yung kumpanya po pinapresent namin sa inyo, hindi po ito bago. In short, stable na po ito. Bagong pasok ka man ngayon, okay, stable na po ito at hindi na po yung, wala nang question dito na bukas ba makalawa, bukas pa itong kumpanyang to. Ang pinag-uusapan na ngayon is ano bang country ang bubuksan ng Santé bukas at makalawa. Yeah! Ano pinag-uusapan ngayon? We are already a stable organization. This is already our 10th year and it's overwhelming and we're so excited to say that starting last year, we've decided to venture into the international market. So, eto na yung realization ng mga pangarap. Now, I challenge you. Sino ba yung mga first-timer dito? Last po yung mga kamay. I challenge you, okay. There are two options here. Okay, may dalawang option ka lang ngayon at wala kang choice. Number one, to be okay, a champion in the Philippines or to be a champion all over the world. You have two options. If you're a Filipino and you just wanted to build a business in the Philippines, mga kapatid, ang good news, yes, you can be big while earning here in the Philippines. Okay? In Santé, we don't want to promise millions anymore. Okay? The last thing that you will hear from our leaders is a promise of millions. The promise of luxuries. Hindi na ngayon, hindi na ang laban ng Santé ngayon. Okay, hindi na yung pamakuha na sa pag sumali ka, kikita ka ng milyon. O pag sumali ka, bibili ka, makakabili ka ng luxury cars. Pero of course, marami na naka-experience sa Santé. Okay, ayoko na ipangako yun. Ang gusto ko na ipangako sa inyo, who among you here, first-timers natin, mga empleyado, taas ang mga kamay. If you're an employee and let's say you're earning 50,000 pesos per month, malaking tulong ba na pag sumali ka sa Santé, tulungan ka namin kumita ng additional 5-10,000 per month? Yes. If you're an employee earning 50,000 per month, would an additional 5-10,000 per month be a decent part-time income for you? Makabayad ka ba ng kuryente? Yes. Tubig, renta? Pwede na, di ba? So, at this point in Santé, yun ang gusto namin ipangako sa inyo. Makipagtulungan kayo sa amin, meron kayo extra income. Pero kung ang pangarap nyo talaga ay kumita ng milyon, magkaroon ng mga luxury cars, yes, it's very much possible. Even though you're building the business in the Philippines alone. Nakuha nyo, kahit na sa Pilipinas ka lang, pwede kang kumita ng malaki. Yun nga lang, hindi na yon ang labanan ngayon. Iba na ang labanan ngayon. I just arrived from Dubai because we formally launched Dubai. Okay? Ito yung schedule ko ah. After New Zealand, I went to Dubai. Punta ako ng Pilipinas. Nasa Pilipinas ako ngayon. 1 week, okay? By Friday, I'll be going out of the country again and I'll be gone again for 2 weeks. Okay? Pagbalik ko after 2 weeks dito, pahinga ng dalawang araw, I have to go back to Hong Kong because I have to formally open our bank account in Hong Kong because we will be launching Santé Hong Kong first week of May. Konting tulog lang, mga dalawa, tatlong tulog lang, I have to go back again to Dubai because I have to sign several new documents because we're expanding also in the Middle East. Okay? At the other day, the head of our international operations was telling me, sir, matatapos na po yung visa nyo sa Nigeria. Sabi ko, bakit hindi naman ako pupunta ron? Si Chris Habili ang pupunta ron. Pero kailangan po kayong pumunta because you have to open our bank account in Nigeria. Okay, kasi kailangan natin mag-release ng commission Nigeria. Okay, kailan ba yan? By name?
mukhang magkakasabay eh. Mukhang magkakasabay same month ang opening ng ating Hong Kong office and Nigeria office. Okay. Okay, now. The other day, kaya sila sa Facebook, nagulat ako kila Chris, nag-post na sila. Nagulat ako, the other day, Chris Galeros calling me. Sir, sabi niya, I'll send you something. Magugulat ka rito. Nagulat nga ako. Kasi there's a group of people from a country, don't want to mention the name of the country, who already set up a Santé office. Ang ganda ng opisina. Kasi siguro, kung titignan ko pa lang sa picture pa lang, sabi ko, grabe, yung opisina nila, parang kapareho, parang na opisina natin sa Cebu or Davao or sa Dubai. They already set up an office. Sabi ko, nag-apply na ba yan nasa branch? Hindi pa. Inuna yung opisina bago mag-apply. Sabi ko, paano yan? Wala tayong choice. Kailangan i-approve natin. May opisina na. Ang galing nun, sabi ko. So, we're about to, well, they'll be operating there, pero I would like to formalize it, diba? So, sabi ko nga, this year, we might be opening minimum of 2 country, maximum 5. Ang galima lang muna, ha? Isi lang, ha? Mga tiga-sante, medyo. Minimum of 2, sigurado rin yun, Hong Kong and Nigeria, maximum of 5. Including that country and 2 more. Now, what's my point, mga kapatid? The opportunity is already here. Alam nyo, hindi. Whenever I wake up in the morning, hindi ko pa rin maintindihan na parang, Lord, totoo na ba to? Di ba? Nangyayari na talaga eh. Yes! Do you know in UAE right now? In UAE, of course, including Ellie Boy plus some of our leaders in UAE. Grabe po, they are now earning, by the way, sa Pilipinas lang kayo kikita in peso, in Santé. Because anywhere in the world, ang income natin dyan is in US dollars. Hindi namin kayang baguhin kasi ang Pilipinas. So, Pilipinas, peso lang tayo dito. Pero in UAE right now, people are already earning in US dollars. Grabe. Kaya nga sabi ko, this is now the opportunity for Filipinos to really be on top. To really be the head and not anymore the tail. But it's still your option. Now, going back to New Zealand. Kanina I was talking to the net dev team of Santé, the network development team of Santé, because I'm challenging them also. The network development team, these are the people roaming around the Philippines to really help and support the different teams in the Philippines. Pero kanina sabi ko, I don't have a choice, I have to talk to these people. Because I have to prepare them to the next level eh. Kasi ang pinag-uusapan na ngayon, hindi na Pilipinas. Ang pinag-uusapan na ngayon ay buong mundo. Questions sa mga first-timers natin and even members. Sino sa inyo naniniwala at gusto nyo balang araw you're here in the Philippines but you're earning from people all over the world? Taas ang mga kamay. Alam nyo, nung unang panahon, nung panahon na namin when we started doing this business, hindi ganun kadali yun eh. Nung panahon namin. Pero ngayong panahon na to, napaka-possible na because of social media. Yes! Could you imagine there's some partners from the Philippines like, just to give you an example, the wife of June Atlas, si Sharon. Sharon decided to go full-time with Santé recently lang, bago lang, di ba? But when she decided, alam mo ginawa niya? Nag-promote lang via Facebook boosting na nakatutok sa UAE. And what happened next is, Sharon, staying here in the Philippines, qualified in our travel incentive in UAE. At ang mga kato, hindi pa tayo nagsisimula sa Nigeria, ang dami ng Pilipino ngayon na naka-ready na yung group sa Nigeria because of social media. So mga kapatid, ito pa nakaka-excite. Siyempre, pumunta kami sa New Zealand. Okay, pumunta kami sa New Zealand. I've met, of course, our partners in New Zealand. We have 2 companies in New Zealand, by the way, just to give you an idea. We have a company there named Santé New Zealand Limited. Okay, that's our marketing company, buying office in New Zealand. And we have another company, which I don't want to mention, because that company is our manufacturing facility in New Zealand. When I went there, of course, we met 2 sets of people, 2 board of directors, group of board of directors. One is for Santé New Zealand, and one is for the manufacturing plant. To cut a long story short, alam na dun kami, di ba? Number one, alam mo yung hindi ka pa rin makapaniwala. Parang, Lord, is this happening? Could you imagine, who are we, di ba, a Filipino company na mabless ka ng napakagandang produkto, mabiyayaan ka ng napakatitinding mga partners, at ngayon, ikaw pa ang may-ari sa ng planta sa New Zealand. While we were presenting to them the plans and the idea, okay, lalo na nalaman nila yung Nigeria, sabi na kailangan na mag-prepare. Alam mo kung ano nakaka-overwhelm doon? Mga kapatid, nung tinayo yung planta natin sa New Zealand, isa lang nakikita natin. The world is our playing field. Yes. Grabe na to. Ibang level na. Hindi na ito yung excitement lang pag nag-uusap tayo is, iyayaman ka dito, di ba sumali ka, mag-record ka na. Hindi na ganun ang labanan ngayon eh. Ang labanan na ngayon is this. Choose a country that you will zero in one day.
Sa to lang, even though we're already a 10-year-old company, this is just the start because last year lang kami nag-decide pumunta at lumabas sa ibang bansa. Ulitin ko lang ha, kung ang decision mo lang ay mag-build ka sa Pilipinas, yes, yayaman ka rin dito. Pero hindi yun ang pupuntahan lang natin. Kung gusto mo lang dito, okay lang, welcome ka. But that is not the playing field of Santé International. Okay, ako, ang nakikita ko dito within the next 5 years, we will be open in more than 20 to 30 countries. Ang tanong lang is, anong country meron kang grupo? Alam nyo, what is our advantage? Okay, I believe most of the first-timers here have already attended several companies just like us, diba? Doing direct selling or network marketing. Pero kung mapapansin nyo rito, wala masyadong pakitaan ng income. Because at the end of the day, yung income is just a result if yung negosyo mo tama o hindi. Alam nyo, isang advantage ng Santé, pinaka-advantage natin, we have one of the best, if not the best product in the world. Kung madadala lang talaga namin kayo sa New Zealand, ma-overwhelm kayo. Kami, kahit ngayon, talagang hindi ko pa rin mapaniwalaan na parang, wow, Lord, ba't nangyari to? Sabi ko, siguro bunga na lang to ng prayers namin since 2001. Because ng prayers talaga namin together with my former partners. Okay, we started 2013 kami magkaka-partners. Okay, we failed several times. We set up a company, nag-fail. Set up another company, nag-fail until 2007. 2007, from 13 partners, tatlo na lang kaming natira. Okay, Eric, Minette, and me. And from 2007, when we launched Santé International, hindi namin na-expect na nandito na pala yung breakthrough. Pero yung foundation niya, 2001. Ang isang prayer namin that time is, Lord, please give us the right product, the right partners, the right leaders. Could you imagine? Minsan pala mga kapatid, tupatin ko kayo, sino sa inyo yung marunong magdasal? Taas ang mga kamay. Minsan pala yung prayers hindi nangyayari overnight. Yung pag nagdasal ka kinabukasan, nandiyan na. Minsan kasi tinitignan is gano'n ka baka faithful eh. Yes. Tinitest ka eh. Amen. Could you imagine kung nag-quit kami during the early days? Wala tayo ngayon. Pero we believe eh. Okay, we believe that something great will happen. Ako personally, I'm talking in my behalf. So, yung mga partners ko, siyempre may kanya-kanyang belief sila. Pare-pareho naman kami. We're one family here. Pero ako personally, belief ko, the Lord will bless me at any point in time eh. All I have to do is just hold on. The promise. And nangyari, 2007, could you imagine right now, we're an international company and I'm challenging the Filipinos in UAE, which I will be challenging you now. Okay, you have to prepare because someday you will be standing in front of a room and you're talking not to Filipinos na. Yes! Nangyari na, alam na nakakatuwa, kwento ko lang ha, nasa UAE, Salvo. Our Salvo UAE, 98%, buong event ha. Sa nagiging Salvo, di ba mga members, 98% of our Salvo, straight English. Yes! Those... Yung mga nito-Tagalog doon, yung mga na-aksidente lang talagang napapag-Tagalog, di ba? Ang hirap kasi talaga eh, di ba? Wala kang magagawa eh, di ba? Ako, I have to be honest with you. Siyempre tayo, sanay tayo sa Pilipinas, di ba? During my talk, I don't have a choice. 100% of my talk should be in English. All the directors, okay, English lahat yan, di ba? Even yung mga OFW, walang choice. Eddie Boy, di ba? Talaga napapa-English yan. Because that's the ball game in the international market. Yes. And honestly, most of the people there, they don't care about their grammar. Yes. As long as nagkakaintindihan kayo, tayo lang mga Pilipino masyadong conscious eh. But of course, I'm talking about the Asian and Middle East market. Pero ang paghandaan nyo, pag ang tutok na natin is Europe and US, yun medyo kailangan. Yeah. Diba? Yun yung gusto kong makita ng mga first-timers natin. Yung magiging decision nyo, this is not a joke. Okay, your decision today, whether it's a yes or no, can really dictate what can happen to you 5-10 years from now. Tama yun eh. Ibang ball game na to mga kapatid, okay? Sa mga partners naman natin, sino ito yung mga members sa Santé, taas ang mga kamay. Yeah. I would just like to challenge you all, you have to be prepared. Yeah. Hindi nagbiruan to. Okay, again, sabi ko nga, kung gusto mo lang Pilipinas, yes, congratulations, you can earn big, grow big in the Philippines. But that's not the ball game of your company. Your ball game of the company is to grow globally. And it's happening right now. A while ago, tumayo nga balahibo ko. One of our leaders in Dubai, madalas mag-update sa akin yun, si Nick. Sabi ni Nick, sir, banggitin ko lang sa inyo, in my group right now, there are already 17 different nationalities. Wow. Oh, wow. Sabi ko, that's wonderful. In Dubai, there are more than 200 different nationalities. So ako, I would just like to challenge you. Just have 4 questions before I finally close. Okay, alam mo naman lahat kayo ngayon, especially our first-timers.
Lahat naman kayo may source of income tsaka may pangarap. Tama po ba? Yes. Hindi naman nawawala yan, eh, di ba? May pangarap ka, kailangan may source of income ka so that your dreams will come true someday. Alam niyo, naniniwala naman akong karamihan ng tao dito matutupad ang pangarap. Tatanong lang kailan. Kung pwede namang madaliin, madaliin na natin. Tama po ba? Tama. I just like to leave you with four questions. Number one, yung bang trabaho ang ginagawa mo ngayon, yung pinagkakitaan mo ngayon, 5 years from now, kaya ba niyang ibigay ang pangarap sa buhay? Second question, yung mga trabaho ang ginagawa mo ngayon, o yung mga kasama mo sa trabaho, 5 years from now, sila pa rin ba yung gusto mong kasama? Pangatlong tanong, okay, yung trabaho bang ginagawa mo ngayon, 5 years from now, is that the same job that you wanted to do? O gusto mo iba na? Number four, kung meron kang mga anak na pag-aaralin, o pinag-aaral, o kung may parents ka na buhay pa ngayon, kaya mo kayang ibigay sa kanila yung pangangailangan nila? Kasi tayo minsan, whenever we set a dream, usually it's for us and our children, eh. Pero sino sa atin nangarap na sana man lang yung parents ko bago mawala, mapatravel ko abroad. Mabigay mga pangarap. Usually, di ba tayo, mula sa atin pababa. Actually, it's not our obligation. Biblical naman yan, eh. Hindi natin yung obligation yung parents natin, obligation natin yung anak natin, di ba? Pero tatapatin ko kayo mga kapatid, given a choice. Di ba gusto nyo mapagpala rin yung mga magulang nyo? Yes! Ngayon yung apat na tanong ngayon, napakasimple lang, eh. Ang point lang is this. If one of those four questions ang sagot nyo hindi, meaning yung trabaho ang ginagawa mo, hindi na yung gusto mo, or hindi mo rin makukuha yung pangarap mo sa trabaho yan, tanong lang is so simple, anong ginagawa mo ngayon? Kasi chances are, if you're not doing anything at this point, 5 years from now, you will still be the same person. And I believe, kahit hindi mo sagutin, alam ko na ang sagot, eh, na 5 years from now, hindi na yan ang buhay na gusto mo. Gusto mo mas masagana, mas magaang. Yung ino-offer po ng Santé, hindi po ito milagro na pag sumali ka rito, milyonaryo ka na, no, that's not the idea. Okay, this is a business. And when you talk about business, there's effort involved. Yes. Hindi po biru-biru yung efforts natin. Like for example, one of our partners here, Carlo, nakita ko si Carlo. Tulog ka na ba? Nakatulog ka na ba? Okay. Carlo is one of our leaders in Santé in the Philippines and he will be the one to be assigned in Hong Kong. So anytime soon, he'll be going to Hong Kong na to prepare everything, okay? And of course, one of our leaders also, ayoko, hindi ko pa nakikita si Chris Abili. Yan ka ba? Hindi pa na nakikita, ha? Si Chris Abili. Chris Abili naman will be the one to be sent in Nigeria, di ba? Kasi tingin namin bagay siya ron. Alam mo bakit bagay? Kasi sobrang excited din. Nigeria is a huge market. There are 300 million Nigerians. And Nigeria is your stepping stone to the entire African market, which has around 600 million population. You know, kung gano'ng kasimbi lang ang Santé, kikwentuhan ko lang sa'yo, ito paborito kong marketing plan, eh. If you have 10,000 people in your group in Santé, 10,000 people, buying just one box of barley per month, you're averaging an income of roughly 500,000 to 1 million per month. Ulitin ko, ha, if there are 10,000 people in your team, buying just one box of barley per month, hindi lahat yun, in-invite mo, in-invite mo, baka nakachamba ka lang doon ng dalawa, tatlo, hanggang lima, eh. Tapos lumaki na. 10,000 people buying one box, that's an income of 500,000 to 1 million. Ano ang ngiti ng mga taong kumikita ng 500,000 per month? Pati yun nga to. So, yung point ko kanina, kahit sa Pilipinas, kaya makuha yun. But could you imagine Chris Abili will be going to Nigeria to start building Santé Nigeria? Of course, it's not only for his team, but it's for the entire Santé family. So mga kapatid, ito yung gusto kong makita nyo. Okay, mga kababayan. Diba, sa pag-Tagalog ngayon, na-miss ko. Kahit sa New Zealand, nosebleed kami. Okay. Kahit yung mga baka, hindi marunong mag-Tagalog, English talaga. Mga kababayan, pakinggan nyo maigi to. Yung opportunity, na yung pagpapalang binigay sa Santé International, sobrang tindi. Ang gusto lang namin, may mga makasama. Okay, the last thing, of course, as a businessman, as a business owner, I don't care who will be the top earners of Santé. Diba? Kahit mga Amerikano pa yan, Chinese, it really doesn't matter to us. Pero as a Filipino, diba? Who started this business in the Philippines, malulungkot kami. Kung hindi ang mga nasa tok-tok, syempre kaya kong sabihin sa Pilipinas to, hindi ko kaya sabihin sa Dubai to. Mahirap, di ba, na kailangan Pilipino? Siyempre, pagdating sa Dubai, no? These companies, ang head ng opisina natin sa Dubai, isang Indian. At ang binubuong management team doon, di puro mga Pilipino. Di ba? Dapat ang magiging head, Russian, eh. Kaya lang, di namin siya nakuha. Kasi nagmamadali. Russian. Hindi nga, interview ko pa lang na-hire na, di ba? Kaya sinabi ko sa opisina, dalawang nasyonalidad, huwag natin kukunin. Russian, tsaka mga tiga Argentina. Nagmamaday, Argentine yun, eh.
the head of our office in Dubai right now is an Indian. She's an Indian. And we're expecting to build the management team in UAE na hindi mga Pilipino. Okay? So, of course, if I'm in UAE, di ba, I'm Joey Marcelo as the head of Santé, not as a Filipino company, but as a New Zealand-based company. Di ba? Pero ako naman, utang na loob, mga kababayan, di ba? Hindi pa pwede sana na maiwanan ang mga Pilipino. At ang pinakanakakalungkot, lumaki ang Santé sa buong mundo, tapos yung mga nasa buong mundo pumunta sa Pilipinas para imbitahin ang mga Pilipino, tapos sumali naman kayo. Will it happen? Yes, definitely it will happen. Okay, I'm not creating an urgency. Tama, ang ganda ng point ni Matt eh. You have two options eh, either now or later eh. Ako ang challenge ko naman sa'yo, simple lang, di ba? Your company will definitely grow. Why? Because we are blessed. We are destined to grow. It's as simple as that. It's not because magaling tayo, mga gwapo, mga ganda yung may-ari. No. I believe by heart that we're blessed. And we're being Hindi ba blessing ang tawag? Nabigyan ka ng planta sa New Zealand? Sino ba naman tayo, di ba? Hindi ba? Alam mo kung titignan niyo yung kwento ng Santé from day one, doon makikita na it's not about us. It's not about the owners. It's not only about the employees, pero it's about yung destiny na binigay sa atin. Because we've been praying for those things, and it already happened. By the way, in Santé, we don't care about religions. So we're not talking about religions here. Although yung mga nagsalita kanina, parang nagpa-Bible study kanina. No? So this is not about religion. Whatever your religion is, that really doesn't matter. But I believe, kahit na nasa UAE tayo, naniniwala ang lahat doon na merong ultimate creator. Kaya ang ganda nga ng mga nagtotalk doon, walang God na sinasabi. It's all about their creator. Diba? Isang naman, may creator talaga tayo pare-pareho. And I believe because of the belief that the faith of the owners and the management of Santé, that this company will really be growing tremendously in the next few years. Okay? Challenge ko lang sa inyo mga kapatid, if nakita nyo na eto na yung kasagutan sa mga prayers nyo, baka nga yung worth it naman na, subukan na. Once and for all, baka lumaban na kayo, diba? Whenever you join Santé, there's no guarantee of success. But at least there's an opportunity. There's no guarantee, di ba? Tama si Mate, pwede ka mag-fail, pwede ka mag-succeed. At least pwede ka mag-succeed. Correct. There's an opportunity, okay? Nakakatuwa because, nakakatuwa, nakakapagod. Sabi ko, grabe, ilang countries pa lang to, hindi na ako matahimik sa Pilipinas. 5-10 more countries, imagine mo 20 countries. Ano? Yun ang ginusto natin from day one eh. Di ba, kayo ba rito ha? Huwag niyo magtatampo kung minsan hindi ko na nakakausap ha. Ganun talaga eh, di ba? We're growing eh. We're growing globally. Overwhelming, but this is what we wanted to happen. And alam ko namang yung nangyayari sa ating ngayon, this is a realization of our mission, which is what? To help people live better lives. And it's happening right now. It's happening right now. And we're happy to see more and more Filipinos na nagbago ang buhay because of Santé International, your company. Okay, huwag lang kayo magtatampo ha pag na ang Santé na i-promote internationally as a New Zealand-based company. Huwag lang kayo magtatampo. Alam niyo naman nagsimula targeta sa Pilipinas. Filipino company tayo. It's just that we have to promote Santé as a New Zealand-based company whenever we go outside of different countries. Kailangan natin ng panggulat eh, di ba? Pero alam mo naman natin na deep in your heart, you know, that this all started here in the Philippines, di ba? With the 3, 4, 5 Filipinos. With a common mission and vision of really to help people live better lives. Alright? So before I would like to thank you for your time, for listening. Ang dami kong gustong sabihin, kaya nga nagkakaano na yun. I'll set na lang ang meeting with the leaders para i-discuss pa natin yung mga iba pang exciting na bagay. Yes. Pero I'd just like to end this meeting by showing you a 10-minute video presentation. This is not yet the official video. This is just an amateur video na kami lang ang nag-take, ako lang ang nag-edit. Pero there will be an official release of a video kasi we've hired several professional videographers to take some videos of our manufacturing facility para mapakita natin sa buong mundo. Okay? I'd like to show you this video. Mamaya, i-upload ko na to sa Facebook. Kasi Facebook, i-message ko lang sa mga leaders ha. Bahala na lang kayong magkalat ha. Alright? Kayo lang bahala mag-spread. So, please watch this video, 10-minute video of our Santé Manufacturing Facility in New Zealand. So, thank you very much for your time. I'm Joey Marcelo. I'm your CEO, and I'm on graph. Please enjoy this video.
Santé Farmers Farms that grows organic barley grass. We are here in New Zealand to visit not just the farms, but also our Santé New Zealand manufacturing plant. We are committed to provide the best quality products for you in order for us to achieve our mission, which is helping people live better lives. Morning, Santé partners and business owners. We are here standing on the green grass of an organic barley farm. This is where your organic barley grass comes from. Our business is only as good as the product that we carry. I've always believed that we should carry the best product to offer the global market. We have established Santé as a company that markets the best organic barley grass. So if it's Santé, then that means you're having the best organic barley grass in the country. And if it's barley, for you to have the best, it must be Santé. It's autumn here in New Zealand right now, and this is the perfect time to harvest our Santé barley grass. Good morning, ladies and gentlemen. This is Joey Marcelo. I'm the CEO of Santé International, and we'd like to welcome you all to Canterbury, New Zealand, and this is the home of Santé barley. Understand the preparation involved in order for us to create a quality product that will be at par with the best products in the world. And of course, we need to understand the preparation time that the soil is being prepared up to the time that the barley grass is being harvested and being ready for production. And of course, there's no better person to share to us the process involved in preparation of everything before we plant barley grass than to have the best organic farmer in New Zealand right now. So let's welcome, let's hear a few words from the man behind the scenes. He's the man in charge of handling our Santé barley farm here in New Zealand. Let's welcome Sir Tim Chamberlain. So what we're wanting is the soil that's nice and fine and planted. So when the seeds go up here, the roots can make their way down. The moisture is just right, there's plenty of worms in here. Good organic matter. Actually, the soil's in really nice condition. Crop's about 3 or 4 weeks away from harvesting. And so what we use is traditional cultivation. So we use plows and some rotary tillage machines. Air-seeded drills that plant in a very accurate kilograms per hectare of the seed. And then we do, after cultivation, we do some tide weeding just to take out these smaller weeds. These other plants here are in a population not going to cause any issue with the leaf crop. But if we don't protect or do some cultivation, we can have some competition with the leaf, so we're not just getting straight leaf. So the seeds, see, you have the roots going down, the shoots coming up, and you can still see the remainder of what was the seed we planted a month ago, just there. So just before the seed seems to shoot out of the ground, we often come across with a machine called a tine weeder, just to take out any of the very small germinating weeds. And then the the shoot comes out into a weed-free situation on the paddock, and then it basically grows. And we roll it flat just so we can get a nice even surface for the harvesters to come and take the leaf off, and then we irrigate it to make sure it's got enough water. So my name is Tim Chamberlain. I'm an organic farmer and I live in New Zealand, just 50 kilometres south of Christchurch.
I've been an organic farmer for 30 years, and we've been growing barley grass for about 20 years. And it's my privilege and pleasure to be growing for Santé. So after harvesting our organic barley grass, it will just take a few minutes for our harvester to deliver the barley in our manufacturing facility. What we did recently is to develop a manufacturing facility just besides our organic barley farm. Why? Simply because we want to maintain the freshness in our barley grass. And let me invite one of our partners in our manufacturing facility to discuss to us the process involved in harvesting the barley until such time that the barley is being prepared for production and drying before it will be shipped to different countries for final toll manufacturing. So let's welcome one of our partners in New Zealand, Mr. Mark Hillier. As we harvest this, we'll cut it. It'll be a wee bit longer than this. It takes, this will be ready 3 to 4 weeks' time. Probably be this long. And it'll be taken back to the dryer, where it goes onto the first hopper, and then the second hopper and feeds into the dryer. It goes onto the drying belt about 115 to 125 millimeters deep, and agitated through the dryer, which is 52 meters long and 2.2 meters wide. And then the process after that is this is dried. It's completely dry. It goes through a chopper, which chops it up, and then through a primary mill. And then classified, and there's loads of processes after that fact, if there's any impurities in it from a weed point of view, that will come out. How do you know if the barley is already ready for harvesting? So we try and cut, we just want the leaf and minimal stalks, so as the first node comes up, we're cutting just above the first node, so we don't get any stalk. We may get rolled leaves. So we may get rolled leaves. That's where the leaf is rolled up, and that's not stem. That's just rolled leaves. There's been a substantial improvement in the greenness quality of the product since we've been harvesting and drying that dryer. And there's probably a few things that should be corrected there, but we think the main thing is it goes from here to there in a matter of minutes. The guys have done an incredible job to get that operation going there. They're still working on refining the process all the time. Once the barley has been harvested, has gone through the process being dried and then being milled. It is put into 20 kilogram cartons and actually into food grade liners inside 20 kilogram cartons. Then it is stored at the warehouse, and then we go through a process of getting it certified to be exported overseas. We get an organic certification for it, and then we prepare it so that it is shipped and gets to its final destination in very good condition. There's quite a lot of work in doing this. There's quite a lot of work in making sure that the shipping is good time for our partners, Santé International, but we think that we are able to deliver on time when it's needed anywhere around the world. I'm Peter Hope, and I'm a director of Santé New Zealand Limited, and I'm on grant. So there you have it, partners. The production process of your organically certified Santé barley grass. Your company, Santé New Zealand Limited, in partnership with Santé International, have already prepared the infrastructure to bring your business up to the global market. True to our words, we will continuously innovate and develop products and programs that will empower our partners worldwide. The vision and mission is so simple.
to help people live better lives. And that's the reason why Santé International was founded. I'm your CEO, Joey Marcello. I'm right now here in our farm in New Zealand, and I'm on grass. Kayo lahat na aming ni-invite para bukas. Bukas, meron naman tayong pagpapalalim o pagpapatuturo kung bakit nga ba natin ginagawa ang Santé. So, nais po namin kayo makakita bukas sa ating Santé Business Owners Orientation. With that, maraming salamat po. I am your friend from the Visayas, the Visayas Air Consultant. My name is Matt Cahilog and I'm on grass. Good night! God bless!